1,411. Inilipat ng pamilyang Mitexel ang lahat ng cash flow nito sa Intercontinental Group ng Sheldon. Sa makatuwid, kailangan niyang ibalik ang kanilang pera sa ngayon. Natural, kinailangan ni Jared na itigil ang kanyang plano na labanan ang Linton Group. Kailangan ko munang iligtas ang sarili kong pamilya. Dahil doon, tinawagan ni Jared si Sheldon. Nang mga sandaling iyon, nanliligaw si Sheldon sa kanyang bagong recruit na sekretarya na si Jocelyn. Dalubhasa si Sheldon sa paghusga sa pagkatao ng isang tao. Si Jocelyn ay inosente at matamis. At madali niya itong Gina Yuma. Sa totoo lang, nakasama pa niya ito noong nakaraang gabi. Habang nakikisaya siya kay Jocelyn, biglang sumugod ang kanyang accountant at sinabing, "Mr. Guerrero, mayroon akong masamang balita. May nangyaring kakilakilabot. Ano ito? Bakit ka naging drama queen?" Masungit na tanong ni Sheldon. "Dahil may pera na ngayon ang Intercontinental Group, dapat na maayos ang lahat. Kaya naman, hindi niya inaasahan na may mangyayaring masama. Tina-freeze ng International Chamber of Commerce ang lahat ng pera natin. Hindi natin magagamit ang anuman nito ngayon." Sagot ng accountant. Pumalun si Sheldon sa kanyang upuan at nagtanong, "Ano, nagbibiro ka ba sa akin?" Habang hinihingal, sumagot ang accountant, "How would I dare to joke with you? Dinala ko pa ang laptop ko para ipakita sa iyo." Ibinigay ng accountant ang kanyang laptop kay Sheldon. Sa katunayan, ipinakita sa screen na ang lahat ng mga asset ng kumpanya ay na-freeze. F**k, may mga ugat sa noo ni Sheldon. 300 billion yan dyan. Bakit nila ito ni freeze? Tawagan ang International Chamber of Commerce ngayon at tanungin sila kung bakit nila pinalamig ang ating mga asset. "Tumawag na ako sa International Chamber of Commerce. Tinabi nila na madalas kaming gumagawa ng malalaking transaksyon kamakailan. At pinaghihinalaan nila kami ng money laundering. Pananatilihin nilang naka-freeze ang aming mga account hanggang sa matapos nilang imbestigahan ang usapin." "Anong F**k?" Galit na galit si Sheldon. "Ang mga transaksyong iyon ay pawang mga legal na pamumuhunan. Bakit nila kami pinaghihinalaan ng money laundering? Ang International Chamber of Commerce ay talagang nagbabalak laban sa atin. Chitty, ito siguro ang kagagawan ni Dexter. Hindi, dapat kong sabihin kay Mr. Jared ang tungkol dito ngayon." Bago pa niya matawagan si Jared ay tumatawag na si Jared sa kanya sa telepono. Mabilis itong sinagot ni Sheldon at sinabing, "Mr. Jared, may nangyaring masama." Pinutol ni Jared ang kanyang pagsasalita at sinabing, "Makinig ka muna sa akin. Ibalik ang lahat ng pera sa akin sa sandaling ito. Kailangan ko ito ng madalien." "Ginoo, Jared, makinig ka, may nangyari." At that, Jared fumed. "Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko ibalik mo sa akin ang pera. Haharapin natin ang ibang mga bagay pagkatapos nito." "Ginoo, Jared, hindi ko magagawa iyon dahil may nangyaring masama sa pera." Sigaw ni Sheldon. "Ano?" Gulat na sigaw ni Jared. "Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Ang halagang iyon ang huling pag-asa ng pamilya Mitexel. Kung hindi makuha ni Jared ang pera, ang pamilya Mitexel ay lubos na napahamak. Ang International Chamber of Commerce ay nag-freeze ng pera. Pinaghihinalaan nila kami ng money laundering." Sagot ni Sheldon. Sumabog sa galit si Jared. "Bullshty. Ang perang iyon ay sinadya upang maging pamumuhunan sa iyong kumpanya. Bago ko ito inilipat sa iyo, nasuri na at pinahintulutan na ito ng International Chamber of Commerce. Kung hindi, paano ito napunta sa iyong account? Ngayon, tinasabi mo sa akin na pinatigil ito ng International Chamber of Commerce dahil pinaghihinalaan nila tayo ng money laundering. Tingin mo ba ako tanga? Gusto mo lang magtago ng pera. Diba, may balak ka bang huwag akong bayaran? Sheldon, ang lakas ng loob mo. Hindi ka ba natatakot na habulin ko ang pamilya mo?" Halos maluha na si Sheldon. "Ginoo, Jared,
Nagsasabi ako ng totoo. Na-freeze ng International Chamber of Commerce ang aming account. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo silang tawagan at tanungin. Kabanata 2412. Kung titignan sa tono ni Sheldon, parang hindi siya nagbibiro. Si Jared ay nagsimulang makakuha ng mas malinaw na larawan ng katotohanan. Dexter Cruz, nagnagat ang ngipin ni Jared. Siya ang may kasalanan. Siya dapat ang nasa likod nito. Gusto niya akong panasan. Nakiusap si Sheldon sa kanya. Mr. Jared, ano ang gagawin natin? Kung wala ang pera, maaaring tumagal ng ilang araw ang Intercontinental Group. Sagot ni Jared. Anong gagawin natin? Use your F**king brain and think of a solution. Hindi ko na nga kayang protektahan ang sarili ko. Dexter, you're dead. Bigla na lang binigyan ni Shete ng isang mahigpit na sampal si Jared. How dare you speak the great marshal's name? Labis na napahiya si Jared. Kahit kailan sa buhay niya ay hindi siya nasampal ng isang tao sa harap ng kanyang mga kaibigan. Pulang-pula ang kanyang mga mata. At nanggigigil ang kanyang mga ngipin. How he wished he could fight the death with Shete. Gayunpaman, alam ni Jared na hindi siya katugma sa huli. Bukod dito, ang buong pamilya ni Mitexel, kasama ang kanyang asawa at mga anak, ay lilipulin kung siya ay namatay. Hindi hinayaan ni Jared na madamay siya dahil naiintindihan niya ang pasanin na dapat niyang balikatin. Nang mapagtonto ang malupit na katotohanan, maaari na lamang niyang lunukan ang kanyang pagmamataas at sumuko. Kahit na ang kahihiyan ay hindi mabata at lubos na nakababagot, si Jared ay nagngangalit pa rin ng kanyang mga ngipin at tinawag si Dexter. Natapos ang tawag at sinagot ni Dexter sa isang walang pakialam na boses. Sino ito? Nais ni Jared na mapatay niya si Dexter. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang galit at nagdikit ang kanyang mga ngipin. Dexter, or maybe I should call you the Great Marshal instead. I'm Jared Mitexel from the Mitexel family. Tugon ni Dexter. Jared Mixtel, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Bakit mo ako tinawag na hindi naman tita kilala? Huminga ng malalim si Jared at sumagot. Great Marshal, huwag na tayong magpatalo pa. Naniniwala akong alam mong ako ang may kasalanan sa likod ng mga pag-atake sa Linton Group. Natutunan ko ang aking pagkakamali at gusto kong humingi ng tawad sa aking mga katangahang aksyon. I'm sorry, Great Marshal. At sana mapatawad mo ako. Huwag na nating isipin ang nakaraan natin. Diba? Wala naman itong may dudulot na kabutihan sa atin. Napabuntong hininga si Dexter. Binigyan na kita ng pagkakataon bago ito. Ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Isinalin mula English hanggang Filipino www.online.translator.com. Sabi ni Jared, Great Marshal, alam kong may hinanakit ka pa rin sa akin. At hindi ko inaasahan na patatawarin mo. Ako, paano ito? Babayaran kita ng 100 bilyon para mabayaran ang lahat ng pagkalugi mo. Jared, hindi ba sinabi ni Rhett sa'yo ang terms and conditions ko? Malamig na nguso ang sagot ni Dexter. Nagsalubong ang kilay ni Jared. No. Can you tell me how much you asked for? I believe 100 billion is more than enough to cover all the damages I've caused. No. It's far from enough. Sagot ni Dexter. Sabi ni Jared. Sige. Sabihin mo sa akin ang terms and conditions mo. Magkausap tayo. Paliwanag ni Dexter. Tinabi ko kay Rhett na gusto ko ng 300 bilyon mula sa iyo bilang karagdagan sa kalahati ng mga fixed asset ng Mixtel Group. Napatalon si Jared sa kinauupuan niya. Ano? No way. Don't even think about it. 300 million ang lahat ng cash flow ng Mitexel Group. Hindi makakapag-operate ang kumpanya namin kung ibibigay namin sa iyo ang lahat ng pera. Kung kukunin mo ang kalahati ng aming fixed assets, ang babagsak ang pamilya ni Mitexel sa loob ng 2 araw. Bulalas niya, isang mahinang tawa ang pinakawala ni Dexter. Pag-isipan mo ito bago ako bigyan ng sagot. Mabubuhay pa rin ang
Pamilyang MyPixel ng isang komportableng buhay kahit na kinuha ko ang 300 bilyon at kalahati ng mga fixed asset mula sa iyong kumpanya. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para lipulin ang buong pamilya. Ayokong bigyan din ako ng masamang pangalan sa mga kilos ko. Gayunpaman, kung tumanggi kang tuparin ang aking mga kinakailangan, pasensya na, ngunit natatakot ako na ang pamilyang MyPixel ay maglaho sa balat ng lupa pagsapit ng hating gabi. Sa palagay ko, wala akong pakialam na sirain ang aking reputasyon. Kung tutuusin, Kabanata 2413, ipinahayag ni Jared ang kanyang pagkabalisa. Great Marshall, sumobra ka na. Kahit pumayag akong bigyan ka ng 300 bilyon at kalahati ng fixed assets ni MyPixel, hindi sasang-ayon ang mga kapamilya ko sa terms and conditions mo. How about this 200 bilyon? Bibigyan kita ng 200 bilyon. Ang halagang ito ang limitasyon ng maibibigay ng pamilya MyPixel. Kung tatanggi ka pa ring tanggapin ang alok na ito, wala akong magagawa kundi ipaglaban. Kasakamatayan. Napahagalpak ng tawa si Dexter pero hindi tumugon sa alok niya. Hindi maiwasan ni Jared na matarante dahil wala siyang nakuhang sagot mula kay Dexter. Dinagdagan niya ang halaga mula 200 bilyon hanggang 250 bilyon. Itinaas pa niya ang halaga sa 300 bilyon. Ngunit ipinagpatuloy ni Dexter ang pagbibigay sa kanya ng malamig na balikat. Nawala nang masabi si Jared at hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Sa huli, wala siyang choice kundi tanggapin ang pagkatalo dahil hindi niya kayang makitang sirain ni Dexter ang pamilya MyPixel. Sige, Great Marshall, panalo ka, makukuha mo ang 300 bilyon mula sa Intercontinental Group. At ililipat ko ang kalahati ng fixed asset ng pamilya MyPixel sa pangalan mo ngayong gabi. Dahil pumayag ako sa iyong mga tuntunin at kondisyon. Pwede mo na kaming paalisin ngayon ha. Sagot ni Dexter. Sorry, no can do. Napasigaw si Jared. Anong ibig mong sabihin na walang magawa? Binigay ko lahat ng hinihingi mo. Ano pang gusto mo? Ikaw ang kagalang-galang na Great Marshall. Paano mo hindi matutupad ang iyong pangako? Sumagot si Dexter. Hindi mo naintindihan ang sinabi ko. Kung sinunod mo ang payo ni Rhett, iginagalang ko ang mga tuntunin at kondisyon na iyon at hindi ako hahanapin ng mali sa pamilyang MyPixel. Gayunpaman, tumanggi kang makinig sa kanya at wala akong pagpipilian kundi ang makialam. Sa tingin mo ba ay malalapat pa rin ang parehong mga tuntunin at kondisyon? Natigilan si Jared saglit. Natigilan siya na hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Iikaw, ano ang gusto mo sa akin? Noon, gusto mo lang sirain ang pamilya MyPixel. Isang nakakalokong tawa ang isinagot ni Dexter. Yup, tama na. Beep, beep, beep. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag kay Jared. Naramdaman ni Jared na umikot ang ulo niya. Bumagsak siya sa lupa nang bumigay ang mga paa sa kanya. Ibinaling niya ang tingin sa mga tao at nawala ng masabi. Ang Great Marshall ng Eurasia ay talagang hindi isang pushover. Ang Genesis Chamber of Commerce, masyadong, ay isang nakakatakot na organisasyon. Sa loob ng kalahating oras, naihatid na nila ang MyPixel sa isang sulok. Sa madaling salita, maaari nilang sirain ang walang patid na pamilya sa isang kisap mata. Muling tumunog ang telepono ni Jared. Sa pagkakataong ito, isa na namang tawag mula kay Logan na humimok sa kanya na iligtas ang pamilya. Biglang tumangala si Jared sa langit at humagalpak ng tawa. Napakagaling, Genesis Chamber of Commerce. Pinabati kita sa pagpilit sa pamilyang MyPixel sa isang sulok. Ngunit sa tingin mo ba, tayo, nabusan na ba tayo ng tricks? Mali. Ikaw ay mali. Bukang oras na para ipakita ko sa iyo kung ano ang kaya ng mga MyPixel. Idinagdag niya. Tinapunan niya ng nakakatakot na sulyap ang Shete at sinabing, Mr. Shete, isa kang Eurasian. Sigurado akong narinig mo na ang Eurasian Peace Medal. Tama. Nang marinig ni Shete ang tatlong salitang Eurasian Peace Medal, nagbago ang kanyang ekspresyon.
Nagpahiwatig lang ba si Jared na may Year Asian Peace Medal ang pamilya Mitexel? Ang Year Asian Peace Medal ay isang parangal na ibinibigay sa mga individual o pangkat na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa Eurasia, mula noong ito ay malaya. Ang Eurasia ay naggawad lamang ng medalya sa wala pang 10 tatanggap. Ang mga tatanggap ng medalya ay maaaring direktang makipag-usap sa presidente ng Eurasia at humiling. Ang pamilyang Mitexel ay makakaligtas sa pagsubok kung sila ay tunay na nagmamay-ari, a peace medal. Sa malungkot na ekspresyon, tinabi ni Shete, Jared, ang ibig mong sabihin ay ang pamilyang Mitexel ay tumatanggap ng Year Asian Peace Medal. Maaaring hindi ka maniwala, ngunit iyon ang katotohanan. Ang dating patriarka ng pamilyang Mitexel ay nag-aatubili na gamitin ang kanyang pribilehiyo. Ngunit sa palagay ko wala tayong pagpipilian kundi gamitin ito ngayon. Sagot ni Jared. Ang mayabang na si Jared ay tumawa ng hysterical bago humakbang palayo. Huminga ng malalim si Shete at tinawag ang isang misteryosong tao. Alamin kung paano nakuha ng pamilya Mitexel ang kanilang mga kamay sa Year Asian Peace Medal. Kabanata 2414. Nakuha ko. Samantala, ang pamilyang Mitexel ay naninirahan sa Mitexel Estate. Ang Mitexel Estate ay itinayo sa isang malaking bahagi ng lupa at binubuo ng mga mararangyang gusali at pasilidad tulad ng golf course, swimming pool, at sports complex. Ang mga gusali ay pinalamutian ng detalyado. At ang kanilang kadakilaan ay maihahambing sa mga palasyo. Si Jared ay mahilig sa mga hayop. Kaya naman nagtayo siya ng isang hiwalay na gusali upang paglagyan ng iba't ibang mga hayop. Tulad ng mga leon at tigre para sa kanyang kasiyahan. Ang karaniwang mataong estate ay partikular na tahimik ngayon. Wala ni isang kaluluwa ang gumagala sa labas ng mga gusali. Halos lahat ng mga pangunahing miyembro ng pamilya Mitexel ay natipon sa silid ng pagpupulong. Tulad ng mga pusa sa mainit ng mga brick, nagsimula silang bumulong-bulong sa kanilang sarili. Ang lalaking nakaupo sa gitna ay ang dating patriarch ng pamilya, si Logan Mitexel. Siya rin ang ama ni Jared at Rhett. Bagamat bumaba na siya sa posisyon, mayroon pa rin siyang masasabi sa ilang usapin sa pamilya. Si Logan ay palaging may opinyon. Ngunit sa puntong ito, maaari na lamang niyang panatilihing walang imat dahil siya ay nawawala tulad ng iba pang mga miyembro ng pamilya. Nang makita si Jared na pumasok sa meeting room, hinawakan siya ni Logan na parabang siya ay isang taong nalulunod na nakahawak sa isang life ring. Bilasan mo, umupo ka na. Umakyat si Jared at umupo sa tabi ni Logan. Dad, don't worry, nakahanap na ako ng solusyon. Nakahinga ng maluwag si Logan sa narinig ang sinabi ni Jared. Tanong niya, Jared, tell me what happened. Sino at bakit nila minarkahan ang pamilyang Mitexel bilang target nila? Naghugas ng kamay si Logan sa mga usapin ng pamilya sa loob ng maraming taon habang inaabot siya ng kanyang edad. Kung hindi dahil sa survival ng mga Mitexels, hindi na siya lalabas. Napabuntong hininga ang paliwanag ni Jared. Dahil sa Year Asia's Great Marshal. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Logan at nalaglag ang kanyang tungkod. Eh anong sabi mo? Anong? Kinalaman nito sa Great Marshal. Paano? Sabihin mo sa akin ang lahat. Ipaliwanag mo ng detalyado. Dahil ang krisis sa pamilya ay kinasasangkutan ng Great Marshal. Hindi maaaring pumikit si Logan dito. Ipinaliwanag ni Jared sa seryosong boses. Nagsimula ang lahat kay Rhett. Naglakbay si Rhett sa Eurasia upang pag-aralan ang kapaligiran ng pamumuhunan ng bansa ngunit hindi nagbigay pugay sa Great Marshal. Ang Great Marshal ay nasaktan at sa galit, pinatay si Rhett. Ipinagpatuloy niya. Pagkatapos malaman ng tungkol sa pagkamatay ng aking kapatid, gusto kong makipag-ayos sa Great Marshal. Ngunit, ang lalaking iyon ay isang makina ng pagpatay. Tinubukan pa niya akong pugutan ng ulo. Kakabutihang palad. Nakatakas ako sa mga hangganan ng Year Asia noong panahong iyon. Nakaramdam ako ng panganib sa paligid ko. Ngunit tumanggi ang Great Marshal na sumuko. Inutusan niya ang Genesis Chamber of Commerce na tugisin.
Ang mga MyPexel at nangakong sisirain ang aming pamilya. Isa siyang walang awa na halimaw. Hindi siya karapat-dapat. Tatitulong Great Marshall. Bulalas ni Jared. Matapos marinig ni Logan ang kwento ni Jared. Isang kain na hinalang tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Sigurado ka bang? Nagsasabi ka ng totoo. Kapag kakaalam ko, hindi malupit, mamamatay tao ang Great Marshall. Bagamat nakaramdam ng kaunting guilty. Nanatili pa rin si Jared sa steady front. Dad, nakatagpo ba kayo ng Great Marshall? Umiling si Logan. Hindi. Narinig ko lang ang mga kwento tungkol sa kanya sa mga taong nakilala ko. Mayroong 1,000 paraan upang bigyang kahulugan ang personalidad ng isang tao. Hindi totoo ang narinig mo mula sa iba tungkol sa Great Marshall. Minamanipula ni Jared ang kanyang ama para sa kanyang kalamangan. Kalaunan ay binili ni Logan ang kanyang kwento. Umatok siya sa sahig gamit ang kanyang tungkod at ngumuso. Sobra na ang Great Marshall. Patay na ba tayo sa kanya? How dare he challenge the MyPexel family? Tinabi ni Jared. Kalmado. Tatay, ingatan mo ang iyong kalusugan. At huwag masyadong mag-alala tungkol sa bagay na ito. Hindi ka tumbas ng halaga na magalit sa isang bagay na walang kabuluhan. Paulit-ulit na bamantong hininga si Logan. This is not something trivial. He can exterminate our family. If we make a wrong move, it will not be easy for us to deal with the Great Marshall. Kabanata 2415. Sabi ni Jared. Tay, may paraan ako para harapin ang Great Marshall. Pakinggan natin. Tumingin si Logan kay Jared ng may pag-asa. Tay, oras na para gamitin natin ang Eurasian Peace Medal. Ito lang ang makakaluta sa ating kasalukuyang crisis. Nang marinig iyon ni Logan ay bumagsak ang mukha niya. The Eurasian Peace Medal. Are we really at the point of use it, Dad? Pagkatapos isaalang-alang ang iba't ibang mga kadahilanan. Ito na lamang ang natitirang pagpipilian na mabubuhay. Umiling si Logan at bamantong hininga. To think I'm about to expend the Eurasian Peace Medal na kahit ang ating mga ninuno ay hindi gustong gamitin. I'm such a failure. Pag-aaliw ni Jared. Tay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi natin gagamitin ang Peace Medal, ang pamilya MyPexel ay malamang na malipol ng Great Marshall. Kung wala na ang pamilya MyPexel, hindi natin malalaman kung kaninong mga kamay ang Eurasian Peace Medal ay mahuhulog sa. Sigurado akong maiintindihan ng ating mga ninuno kung gagamitin mo ito. Let's go! Sabi ni Logan na may kasama pang mabigat na buntong hininga. Kunin natin ang Peace Medal. Pasuray-suray si Logan habang naglalakad. Parang bigla siyang tumanda ng 10 taon. Tinulungan siya ni Jared pabalik sa kanyang silid at maingat na inalis ang medalya sa safe. Bagamat luma na ang medalya, napanatili itong mabuti at mukhang bago. Habang maingat niyang isinabit ang medalya sa paligid niya, leeg, nagsimulang tumulo ang luha ni Logan. Nakuha ng ating mga ninuno ang medalyang ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo at pawis. At malapit na tayong mawala sa ilalim ng aking pamumuno. Ako ay isang walang kakayahan na ina po. Habang nagsasalita siya, lumuhad siya at yumuko ng 2 beses upang tabyusan ang kanyang mga kasalanan. Matagal nang naiinip si Jared. The asterisk man ito. Ang matandang geezer na ito ay hindi titigil sa pagdadaldal. Bakit nakayuko pa siya ng ganitong oras? Ang ating mga ninuno ay matagal ng patay at naging abo noon pa man. Di hindi nila tayo nakikita o naririnig. Kung mag-aaksaya pa siya ng oras, malapit nang sumama ang buong pamilya natin sa ating mga ninuno. Matapos tuluyang makasakay sa eroplano patungong Eurasia. Tinabi ni Jared. Tay, kapalagay ko dapat mong ipaalam ng maaga sa Pangulo. Para malaman nila na darating tayo at maging handa. Kung sa ibang araw, hindi na kailangang ipaalam ni Logan sa Pangulo ng Eurasia ang tungkol sa kanyang pagbisita sa bansa, gayunpaman, iba ang mga bagay sa pagkakataong ito. Ang Peace Medal sa kanya ay ginawa siyang 1 VIP ng Eurasia.
na nangangahulugang kailangan nilang tanggapin at pakitunguhan siya ng lubos. Ito ay katumbas ng pagbisita sa ambassador. Kinuha ni Logan ang itinalagang kagamitan sa komunikasyon at nakipag-ugnayan sa presidente ng Eurasia. Ang aparatong pangkomunikasyon ay tumunog ng 7 hanggang 8 beses bago tuluyang naputol ang linya. Kakaibang bati ni Logan. Sir! Kanina pa po, Mr. Logan. Ikaw ba yan? Long time no see. Ang boses ng koronel ay banayad ngunit mapilit. Bahagyang ngumiti si Logan. Oo. Hindi na tayo nagkita simula nang maghiwalay tayo 10 taon na ang nakakaraan. I missed you a lot. Well, kung may bakanting oras ka, puntahan mo ang Eurasia. Palaging bukas sa iyo ang mga pintuan ko. Mapait na tumawa si Logan habang sumagot. Sir, to be honest, I'm currently in a plane to Eurasia. It seems I might have to bother you this time. Oh, huminto ang koronel bago niya idinagdag. Itong pagbisita mo ay tila biglaan at minadali. May nangyayari ba? Napabuntong hininga si Logan. Oo, kailangan ko ng tulong sa isang bagay. Dinala ko pa ang Eurasian Peace Medal na ipinamana ng aking mga ninuno. Sa totoo lang, ang Peace Medal ang tanging dahilan ng pagpayag ng koronel na makipagbati at makipagdaldalan kay Logan. Ngayong dala na rin ni Logan ang Peace Medal. Parang seryoso na ang mga pangyayari. I see. Pwede ko bang itanong kung anong pinagkakaabalahan mo? Hindi napigilan ng koronel na maging mataimtim. Kabanata 2416. Well, lahat ng ito ay dahil sa Great Marshal. Tinabi ni Logan sa koronel kung paano. Binubuli ni Dexter ang pamilya Mitexel at gusto pa niyang patayin sila. Hindi na kailangang sabihin. Inuulit ni Logan ang sinabi sa kanya ni Jared. Hindi ang katotohanan, Mr. Logan. Baka may hindi pagkakaunawaan dito. Matapos marinig ang kwento ni Logan, hindi maiwasan ng koronel na pagdudahan siya. Walang nakakakilala sa Great Marshal na mas mahusay kaysa sa akin. Hindi siya ang uri ng mayabang at hinding-hindi gagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Sir, but we're telling the truth. Isa ako sa mga saksi. Hinding-hindi ko kayo. Day in. Jared chimed in. Ganoon ba? Nagdududang tanong sa kanya ng koronel. Siyempre, tagot ni Jared sa nag-aalangan na tono. Kaya, ang layunin ng paggamit ng Peace Medal ay, well, ang hinihiling ko lang ay ang Eurasia na humingi ng hustisya para sa pamilyang Mitexel. Very well. Makikipag-ugnayan ako kay Great Marshal. Aabisuhan kita kapag may, tagot ako, matapos ma-freeze ang mga pondo ng Intercontinental Group. Huminto sila sa paggawa ng anumang gulo, takabaligtaran. Ang Linton Group ay umunlad ng walang karagdagang panliligalig mula sa Intercontinental Group, hindi magtatagal bago sila makabalik sa kanilang dating kaluwalhatian. Ang agwat sa pagitan ng 2 kumpanya ay naging mas maliwanag. Bagamat mas stable na ngayon ang sitwasyon ng Linton Group, tumanggi pa rin si Dexter na umalis. Ang progenitor ng White Mariko Clan ay nakakita ng paparating na kalamidad na sasapit kay Lacey sa mga susunod na araw. Kaya naman, hindi nang ahas si Dexter na umalis sa tabi niya dahil kailangan niya itong protektahan. Pinag-iisipan niya ang mga salik na maaaring magbanta kay Lacey nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula sa koronel. Ang koronel ay bihirang makipag-ugnayan sa kanya ng personal sa pamamagitan ng telepono. Kaya, naman, alam niya na ito ay dapat na isang bagay na may pinakamahalaga at tiwala. Bago sagutin ang tawag, nagpakawala siya ng isang bugzo ng enerhiya na bumubuo ng isang transparent na hadlang sa paligid niya na pipigil sa sinuman na makarinig sa kanyang pakikipag-usap sa koronel. Matapos gawin ang mga kinakailangang pag-iingat, tinagot niya ang tawag. Sir, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Well, I'm calling you regarding the Mitexel family issue. Kaya nagawang contacten ka ng pamilyang Mitexel. Parang minaliit ko ang kapangyarihan nila. Medyo nagulat si Dexter. Ang kanilang mga ninuno ay nakatanggap ng Eurasian Peace Medal na ipinasa sa mga
Henerasyon. Nakipag-usap lang ako sa kanila dahil dito. Ano? Kumunat ang noo ni Dexter. May peace medal talaga ang pamilyang Mitexel. How could I not know about this, sir? Are you sure that the peace medal belongs to the Mitexels? Sumagot ang koronel. Oo. Syempre. Noong nakikipagdigma ang Eurasia. Kakaunti ang mga mapagkukunan. Gayun din. Ang aming mga sandata ay mas mababa. Lalo na ang mga kagamitan sa hukbong panghimpapawid. Na, lubos na basura. Noong panahong iyon, ang kagamitan ng hukbong panghimpapawid. Hadlangan ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng Eurasia. Ang tanging paraan upang madagdagan ang aming firepower ay upang makakuha ng ilang helicopter at mabawi ang kapangyarihan ng kalangitan. Kaya naman, nagpadala ang ating hukbo ng distress signal sa ibang bansa upang humiling ng tulong. Sa huli, ang mga ninuno ng pamilyang Mitexel ay nagdonate ng 5 helicopter upang matulungan ang Eurasia na malampasan ang kakilakilabot na sitwasyon. Ang kanilang kontribusyon ay hindi maliit. At mayroon silang lahat ng karapatan na tumanggap ng medalya ng kapayapaan. Namulat ang realization kay Dexter. I see. So you're calling to plead mercy for the Mitexel family? Of course not. I did a brief investigation kanina at nalaman ko na ang pamilyang Mitexel ang unang nagpahiya sa inyo ni Eurasia. And you're simply returning the favor. The Colonel answered. Ang peace medal ay gagana lamang kung may paggalang sa isa't isa. Dahil ininsulto kanila at ang Eurasia. Wala silang karapatan na gamitin ito. Great Marshal. Maaari mong harapin ang bagay na ito gayunpaman si Fit. Napaka-thoughtful niyan. Tumango si Dexter. Kabanata 2417. Walang problema. Pagkababa ng telepono, lumabas si Dexter sa kanyang opisina at tumayo sa entrance ng Linton Group para magpahangin habang hinihintay ang pagdating ni na Logan at Jared. Matapos masangkot sa Mitexel Group sa mahabang panahon, naisip niyang oras na para tapusin ito. Bukod dito, gusto niyang makita kung ang pamilyang Mitexel ang kapahamakan na malapit ng makaharap ni Lacey. Kung iyon ay totoo, ang pamilya Mitexel ay kasing ganda ng extinct sa Intercontinental Group na isang block lamang mula sa Linton Group. Napabuntong hininga si Sheldon sa kanyang bagong opisina. Ang mga pondo na nagkakahalaga ng 300 bilyon ay na-freeze. At ang Intercontinental Group ay nasa isang walang kapangyarihang suliranin at nasa bingit ng pagbagsak sa pagtatapos ng kanyang katalinuhan. Tinumpa ni Sheldon ang pamilya Mitexel para sa kanilang kawalan ng kakayahan at sinisi sila sa pagbagsak ng Intercontinental Group. Kung hindi malutas ng Mitexel Group ang kanilang problema sa pagpopondo, maaaring hindi na makatagal ang Intercontinental Group sa ibang araw. Katangahan kong magtiwala kay Jared. Dumungaw siya sa bintana at hindi niya namamalayang napansin niya si Dexter sa bakana ng gusali sa tapat niya. Sa sobrang takot, mabilis niyang isinara ang mga kortina. Si Dexter ay nag-iwan ng hindi maalis na trauma sa loob niya. At matatakot siya sa tuwing makikita niya si Dexter. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tumanggi si Sheldon na tanggapin ang pagbagsak ng Intercontinental Group. Sa oras na ito, ang guru lamang ang makapagliligtas sa kanya. Ang master ay ang may malay na nilalang ng Kosh Clan. At palagi itong kasama ng ama ni Sheldon. Mula nang masugitan ito ng husto ni Dexter, nagtatago na ito sa dilim para gumaling. Sumang-ayon din ang Kosh Clan na sundin ni Sheldon ang pamilya Mitexel na kalabanan si Dexter. Dahil ito ay makaabala kay Dexter mula sa pagbibigay pansin sa kanila at hadlangan ang pagbawi nito. Ang tagal ko nang hindi nakita. Iniisip ko kung paano ito ginagawa. Baka may paraan si Master para matulungan ako. Pagkatapos magdesisyon, nagsuot ng cap at face mask si Sheldon bago tumakbo palabas na nakayuko. Hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan ang mga mata ng kanyang mga empleyado dahil natatakot siyang humingi ng sweldo ang mga ito. Isang makapangyarihang jeep ang huminto sa pasukan ng Linton Group. 2 lalaki ang bumaba sa sasakyan kasama ang 4 na bodyguard.
Tila ay walang iba kundi sina Jared at Logan mula sa pamilyang Mitexel. Si Logan ay isang alamat sa mundo ng negosyo noong nakaraang dekada. Sa sandaling lumitaw siya, agad siyang nakilala ng mga tao. Sa isang iglap, nagkagulo at nagbulungan ang mga empleyado ng Linton Group. Nako, hindi ba iyon ang mito ng mundo ng negosyo noong nakaraang siglo? Logan Mitexel. Yeah! Siya rin ang pinakamayamang tao sa mundo noong nakaraang siglo. Passes. Anong ginagawa ng isang legendary na tulad niya dito? Shush! Napansin niya siguro ang potential ng Linton Group. At gusto niyang makipagtulungan sa atin. Isang karangalan na makatrabaho si Mr. Logan. Maaari na akong mamatay ng payapa. Ang mga empleyado ng Linton Group ay nasa ilalim pa rin ng impresyon na ang Intercontinental Group ang lumalaban sa kanila at hindi nila alam na ang pamilyang Mitexel ang salarin sa likod nito. Kaya naman, lubos pa rin nilang iginagalang si Logan. Napangiti si Dexter. Hindi niya inaasahan na si Logan ay magiging isang kilalang individual sa mundo ng korporasyon at marami sa mga empleyado ng Linton Group ang magiging mga tagahanga niya. Iniisip niya kung magugulat sila kung ibababa niya si Logan mamaya. Maingat na tinuro ni Jared si Dexter. Dad, siya yun. Siya si Dexter Cruz. Napatingin si Logan kay Dexter at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Bagaman ang nakababatang lalaki ay kalmado at mahinahon at may banayad ng ngiti. Binigyan niya si Logan ng matinding pananakot. Masyadong malakas ang presensya ni Dexter. Si Logan ay hindi kailanman nagpanik ng ganito kahit na noong kaharap niya ang presidente noong nakaraan. Ano man, si Logan ay lubos na nakaranas sa larangan ng digmaan ng korporasyon. Kaya't nabawi niya ang kanyang katahimikan sa lalong madaling panahon. Kabanata 2418. Naglakad siya palapit kay Dexter nang walang pag-aalinlangan. Uminga ng malalim. At sinabing, ikaw ba, si Dexter Cruz? Bahagyang tumango si Dexter. Tama. Ikaw ba ang dating pinuno ng pamilya? Mitexel. Sumagot si Logan. Oo. Noon lang tinatimad na tumangala si Dexter at sumulyap kay Logan. Paano kita matutulungan? Ang pagwawalang bahala ni Dexter at tahasang pagwawalang bahala sa presensya ni Logan ang nagtulak sa huli na makaramdam ng insulto. Tumaas ang init ng ulo ni Logan. Naniniwala ako na mas dapat mong malaman kaysa sa iba kung bakit ako nandito, umiling si Dexter. I'm sorry, pero hindi ko talaga alam kung bakit ka nandito. Kung hindi ka, magiging prank ka. Mangyaring umalis at huwag ay distract ang aking mga empleyado sa pagtutok sa kanilang trabaho. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng empleyado sa kumpanya nang bumakas sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Alam na alam nila ang katayuan ni Logan sa mundo ng negosyo dahil isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kanyang panahon. Akala ng mga tauhan ni Dexter ay sadyang hindi kapani-paniwala ang kanilang amo dahil sa casual na pagpapalis kay Logan. Nagnganga ang ngipin ni Logan at sinabing, great, nakikita kong sanay ka sa pagkukunwari ng kamangmangan. Napakahusay. Takasong iyon, lilinuin ko ang aking sarili. Tatanungin kita, bakit mo pinatay ang anak ko, si Rhett, at sinubukan mong saktan ang panganay kong anak na si Jared. Inikayat mo pa ang Genesis Chamber of Commerce na magtulungan para mapabagsak ang Mitexel Group, na pinipilit ang aming kumpanya sa isang sulok. Napangiti si Dexter nang walang kwenta. Una sa lahat, hindi ko pinatay ang anak mo, si Rhett. Pangalawa, paulit-ulit akong na-provoke ni Jared. Kaya hindi maiiwasan ang pagkamatay niya. Pangatlo, nagkaroon ng lapse in judgment ang Mitexel Group at hindi maganda ang pagpili sa pamamagitan ng pagtatangkang sirain ang Linton Group. Ay hinahayaan ko lang kayong lahat na matikman ang inyong gamot. Galit na galit si Logan. Kalokohan. What a load of crap. Akala mo ba talaga hindi ko alam ang totoo? Nagalit ka dahil hindi ka binigyan ni Rhett ng tribute pagdating niya sa Eurasia, kaya pinatay mo siya. Tumawa si Dexter. You're turning senile.
Why should Red pay tribute to me? Bakit ko siya papatayin dahil sa hindi niya pagpupugay sa akin? This obviously lies are only effective to cheat a old fool like you. Biglang natauhan si Logan na parang nangyari iyon matapos marinig ang paalala ni Dexter. Bakit dapat magbigay pugay si Rhett sa Great Marshall? Hindi pa ako nakarinig ng ganoong kaugalian dati. Bukod dito, alam ng lahat na ang yaman ng Great Marshall ay mas malaki kaysa sa kabanang bansa. Walang paraan na itutuon niya ang kanyang mga mata sa gayong maliliit na kayamanan. Parang may kain na hinala sa moibong ito. Gayunpaman, hindi maaaring umatras ngayon si Logan sa pamamagitan ng pagsalungat sa kanyang sariling pahayag. Kaya't matuwid siyang sumagot, kahit na ang pagkilala ay hindi ang dahilan sa likod ng pagpatay. Walang duda na pinatay mo si Rhett. Bumisi si Dexter. Ha! Idiniin pa ni Logan ang bagay na iyon. Hindi mo lang pinatay ang anak ko. Pero, tinusubukan mo ring wakasan ang Mitexel Group. Hindi mo ba naisip na lalampas ka sa linya? Going over the line. No. I'm just returning Mitexel Group the favor by doing this. Returning the favor. Haha. What a joke. Are you saying that Mitexel Group made a effort to drive you to the brink of desperation too? Oh my. It seems like you are truly clueless about the whole incident. Hindi mo ba alam na tinubukan ng Mitexel Group na lipulin ang Linton Group ko. Buti na lang at nakaligtas ang Linton Group matapos makatanggap ng tulong mula sa Redwood Capital. Nagulat si Logan. Kailan nangyari iyon? Bakit hindi ko alam ito? Ipinaliwanag ni Dexter. Nalilimutan mo ba ang pamumuhunan ng 300 bilyon ng pamilya Mitexel sa Intercontinental Group ng Eurasia? Ang 300 bilyong ito ay ang kapital na ginamit upang sugpuin ang Linton Group. Napatingin si Logan kay Jared. Jared, tell me, ganun ba? Diba sabi mo ang 300 bilyon ay ipinuhunan sa research and development para sa mabisang paggamot sa AIDS? Nagmamadaling paliwanag ni Jared. Tay, gaya ng sabi ni Dexter, ang 300 bilyon ay talagang na-channel sa Intercontinental Group ng Eurasia at ginamit din para i-target ang Linton Group. Sobrang sakit ng puso ko dahil pinatay niya si Rhett. Gusto kong ipaghiganti si Rhett. Kaya ginawa ko ang lahat para supulan ang Linton Group. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Dahil nag-aalala ako na hindi ka sasang-ayon sa aking mga plano. Kabanata 2,415. Nanlilisik ang mga mata ni Logan nang ang bagay na iyon ay naging mas nakakapagtaka kaysa dati. Walang mas nakakaintindi sa relasyon ni Jared at Rhett kaysa sa kanya. Bagamat magkapatid na, biolohikal ang dalawa, hindi sila kailanman naging maayos at napupuot sa isa't isa. Kung si Dexter nga ang pumatay kay Rhett, dapat matuwa si Jared sa halip na ipaghiganti ang kanyang kapatid. Kahit na, gusto ni Jared na maghiganti para kay Rhett. Bakit kailangan pang puntiryahin ang Linton Group? Ito ay isang ganap na walang saysay na diskarte. Tiningnan ni Logan si Jared nang may pagdududang tingin. Nang mapansin niyang umiiwas si Jared sa pagkikita, natiyak ni Logan na may nangyayaring hindi kapani-paniwala. Kakasama ang palad. Si Logan ay walang pagpipilian kundi ang hawakan ang kanyang paniniwala dahil hindi siya maaaring umatras sa puntong iyon. Judging by the expressions on your faces, I suppose you two do not believe me. Magtitiwala ba kayong dalawa sa akin? Kung maglalabas ako ng ebidensya na hindi ko pinatay si Rhett, tumango si Jared. Oo, dahil kay Rhett nangyari ang insidenteng ito. Kung mapapatunayan mong hindi ikaw ang mamamatay tao, hindi lang namin aaminin ang pagiging inosente mo, kundi hihingi din kami ng tawad sa iyo. Napatay ko na si Rhett at inalis ko pa rin ang katawan niya. Walang paraan na makakapagbigay ng matibay na ebidensya si Dexter. Dexter uttered. Sige, patutunayan ko ang pagiging inosente ko. Hindi ko lang patutunayan na hindi ako ang mamamatay tao, kundi tutukayin ko rin ang tunay na salarin. Napangisi si Jared sa loob. Ako ang tunay na may kasalanan. Tinira ko na lahat ng ebidensya at testigo.
Ano man ang kakayahan ni Dexter, hindi siya makakapaglabas ng anumang ebidensya. Tinitik ni Dexter ang kanyang mga daliri. Lumabas ka! Lumabas ka! Naguguluhan si Jared. Tino ang pinapalabas ni Dexter. Taksi ba ang taong iyon? Pero kumuha na ako ng assassin para ay target. Ang mga nakakaalam, sa ilalim ng mapagbantay na mga tingin ng lahat, lumabas ang isang sobra sa timbang na lalaki sa opisina ni Dexter. Nagulat ang lahat nang makitang malinaw ang mukha ng lalaking iyon. Siya ay walang iba kundi si Rhett Mytexel. Sa pagkakaalam ng lahat, patay na si Rhett, kaya paano siya nabuhay muli? Ang may pinaka-agitated na tugon sa eksena ay walang iba kundi si Jared. Napuno ng takot ang kanyang dibdib at nanag sa kanya sa sandaling iyon. Kung tutuusin, personal na niyang winakasan ang buhay ni Rhett at sinigurong wala ng senyales ng buhay. Ang huli bago inutusan ang kanyang mga nasasakupan na tanggalin ang katawan ni Rhett. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dumitaw si Rhett na malusog at malakas, na walang kahit isang gasgas sa kanya. What the hell? Nakakakita ba ako ng multo? Tinitigan ni Logan si Rhett at may nanginginig na boses. Rhett, anak, buhay ka pa. Haha, thank the gods. I can't believe you're still alive. Sumagot si Rhett, Tay, ikinalulungkot ko ang pag-aalala mo sa lahat ng ito. Naglakad siya palapit sa kanyang ama habang nagsasalita. Nagbabalak na yakapin ng mahigpit si Logan. Mabilis na dugtong ni Logan. Sandali lang, kumusta ka pa? Pinauwi na ng kapatid mo ang abo mo. Para ilibing, tanungin kita, nang nagtagumpay ang kapatid mo bilang padre de pamilya. Ano ang dihim kong sinabi sa iyo? Sumagot si Rhett, tinabi mo sa akin kung ang aking kapatid ay walang kakayahan at hindi kayang pamunuan ang pamilya Mytexel. Sa higit na kaluwalhatian, mapapalitan ko siya bilang pinuno ng pamilya. Tama iyan. Tama iyan. Tumulo ang luha sa mukha ni Logan. Ikaw talaga ang anak ko. Tayong dalawa lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Pero kung buhay ka pa, paano mo ipapaliwanag ang mga abong ibinaon natin? Back home. Kailangan nating tanungin ang aking mahal na kapatid tungkol dyan upang linawin ang bagay na ito. Nalipat ang tingin ng lahat kay Jared. Nawala si Jared sa pagkatulala. Hindi niya maari kung paano nabubuhay si Rhett at nakatayo sa kanyang harapan na nasa mabuting kalusugan. Gaano man kahirap ang kanyang isip. Hindi kaya na panaginipan ko lang napatayin si Rhett. 1/3. Noong araw na iyon, at ang lahat ay panlilin lang lamang sa sarili. Dalawang beses na tinawag ni Logan ang pangalan ni Jared bago tuluyang nanambalik ang huli. Kabanata 2420. Jared, ipaliwanag mo kung ano ang kinalaman ng abo. Bilin ni Logan. Ito ang nangyari, Dad. Mabilis na simula ni Jared. Noon, nakumpirma na namay. Pumatay kay Rhett, pero hindi ko lang mahanap ang katawan niya kahit anong pilit. Ko, alam kong naapektuhan ka ng husto ng pagkamatay niya. Pero hindi mo pa masasabi kung gaano kakagalit. If we cannot even recover his body. Kaya wala akong choice kundi dalhan ka ng abo at magpanggap na kay Rhett sila. Palihim na kinagat ni Rhett ang kanyang mga labi. Ganyan ba talaga ang nangyari? Mahal kong kapatid. Dahil sa ngiti niya, natigilan si Jared saglit. Of course it is. Bakit ako magsisinungaling sa inyo? You look so disgusting when you lie. Jared, kumento ni Rhett sabay buntong hininga. Totoo, naakala mo noong una ay namatay na ako. Ngunit noong hinanap kita, hindi lang ikaw ang nagalit nang makita akong buhay. Kundi ikaw, tinubukan pa akong patayin. Paano mo ipaliwanag iyon? Hindi ba't ang pag-uwi sa akin ng buhay ay mas nakapagpapagaan ng loob? Kay Itay kaysa bigyan siya ng isang banga ng abo. Nagdilim ang tingin ni Logan nang marinig iyon. Anong ibig mong sabihin? Rhett, ang sabi mo pinuntahan mo si Jared. Pero tinangka kanyang patayin. I mean exactly what I said. Dad, I will let you in on the truth. I was persecuted to the point na muntik na akong mamatay. Pero iniligtas ako ni Mr. Cruz.
Siya lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. Nangganap na akong gumaling. Hinanap ko si Jared. Umaasang maalis ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ni Mr. Cruz. Para lang saktan niya ako. Na parang baliw. Tinabi pa niya na mas mabuting patay na ako. Ganyan kabastusan. Tumabog agad si Logan. Jared, yun ba ang totoo? Tinubukan mo. Talagang patayin ang sarili mong kapatid. Nagsimulang magpanik si Jared. Hindi naman. Dad, let me explain. That's my own brother. How could I ever do such thing to him? He's just working with Dexter to drag me down. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Rhett. So, ipagtatanggol mo ang sarili mo. Ayos lang. Patunayan ko ang nangyari. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang USB drive sa kanyang bulsa at ikinonekta ito sa malaking screen. Ang device ay naglalaman lamang ng isang video. Na pagkatapos ay nagsimulang mag-play. Ipinakita si Rhett na lumapit kay Jared. Pinayuhan ng huli na itigil na ang pakikipag-away kay Dexter. Tila nag-aalangan. Pumasok si Jared sa kanyang opisina bago lumabas kaagad. Pagkatapos, isang nakakatakot na eksena ang bumungad. Habang papalapit kay Rhett sa tila. Pagtatangkang bangulong ng kung ano sa kanyang tainga. Biglang itinutok ni Jared ang isang punyal. Patungo sa huli. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, huminto ang kutsilyo ilang pulgada ang layo mula sa katawan ni Rhett na tila may isang bagay na transparent at solid na pumipigil sa armas na lumayo pa. Magkagayunman, dumitaw na walang kamalay-malay si Jared at nagpatuloy sa pag-atake kay Rhett. Sa pag-aakalang, natusok ng punyal ang katawan ng huli. Si Rhett ay ganap na hindi nasaktan. Siyempre, sa kabila nito, hindi gumagalaw ang pagbagsak niya sa lupa. At kitang-kita sa video ang galit sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nang hindi napagtanto na ang lahat ng ito ay isang gawa, si Jared ay bumigkas ng isang bagay kasama ang mga di niya nang isa lang sa atin ang mabubuhay bago ang kanyang mga nasasakupan upang alagaan ang katawan ni Rhett. Ang clip ay nagpakita ng malinaw na intensyon ni Jared na patayin si Rhett. Ngunit, ang punyal ay tila hindi tumago sa huli. Higit pa rito, sa kabila ng pagiging ganap na hindi nasaktan, si Rhett ay nakahiga sa sahig na. Kumikilos na para bang siya ay namatay. Higit sa lahat, talagang inisip ni Jared na namatay na ang kanyang kapatid. Sa kasalukuyan, ang lahat ay nataranta habang pinapanood ang video. Ngunit si Jared ang pinakanagulat. Alam kong sinaksak ko ang puso niya. Naramdaman ko pang tumalsik ang dugo niya. At namula siya. Kabanata 2421. Paanong hindi siya nahawakan ng punyal ko? Pero wag na lang. Ang pinakamahalaga ngayon ay linisin ang aking pangalan. Dad, Rhett, it's not what you think. Mabilis na giit ni Jared. Hindi kita sinusubukang patayin. Rhett, isa lang itong kalokohan. Paano ka pa nandito nakatayo sa harap? Naming lahat, napangisi si Rhett. Do you really think you can fool any of us? I'll tell you what really happened. Alam mo ba kung bakit hindi mo magawa? Saktan mo ako ng kutsilyo mo. Nagbibiro lang kasi ako eh. Tinadya kong hindi ka sasaksak ng totoo. Shut your mouth. You disgust me. Ang totoo ay nandoon din si Mr. Cruz. Siya ang tinuna ng video ang insidente. Hindi lang iyon. Ngunit gumamit din siya ng ilusyon. Para linlanggen ka na akala mo talaga ako ang sinaksak mo. Muli, si Mr. Cruz ang nagligtas sa buhay ko. Ako, dahil sa nalalantad na katotohanan. Hindi alam ni Jared kung paano tutugon. Samantala, malapit nang magwala si Logan. Bagamat higit niyang hinahamak ang panloob na salungatan. Kadalasan ay pumikit siya sa lahat ng alitan sa pagitan ni Jared at Rhett. Nako, masyado nang lumayo si Jared sa pagkakataong ito. Tinubukan niya talagang patayin si Rhett. Hindi katanggap-tanggap, dahil doon, tinimulang hampasin ni Logan si Jared ng kanyang tungkod. You scoundrel, he's your own brother. How could you try to kill him?
Dapat, hindi na lang kita dinala sa mundong ito. Bubugbugin kita hanggang mamatay. I'm sorry, Dad. I was wrong. Kasalanan ko ang lahat. Tigaw ni Jared habang lumuluhod sa tahig habang umiiyak. Let me make it up to you. Yuyuko ako sa harap ng lahat. Please, let me off this once. Naiinip na kumaway si Dexter. Walang silbi na subukang kumilos ng lahat ng miserable ngayon. Ginulungo ang Eurasia at ininsalto ang Great Marshal nito. At dahil dyan, mamamatay ka ngayon. Agad na mutla ang mukha ni Jared. Please, Mr. Cruz, paalisin mo ako kahit minsan lang. I'm begging you. Pakiusap niya na nagpatira pa sa harap ni Dexter. Hindi ko dapat. Pinagnanasaan ang Linton Group. I'm sorry. Napangisi si Dexter. Let you off. Hinding-hindi mangyayari yon. Nang makatanggap ng ganoong kabang-abang na tugon. Tumalsik si Jared ng isang subo ng dugo. Malinaw na walang ibang paraan palabas kailangan niyang mamatay. Ibinaba ni Logan ang ulo niya bago si Dexter. I'm terribly sorry for having misunderstood. You, Mr. Cruz, please give me a chance to make things up to you. Sana ay hindi mo ipaglaban ang usaping ito laban sa pamilyang Mitexel. Paumanhin. Ngunit hindi ako ganoon kabait o mapagpatawad. Ininsalto ng pamilya mo ang aking bansa. Sa tingin mo ba ay sapat na ang isang paghingi ng tawad upang maibalik ang karangalan ng Eurasia? The name your price, Mr. Cruz. I'll do whatever I can to make it up to Eurasia. Maingat na mungkahi ni Logan. Gusto ko ang buong ari-arian ng pamilya Mitexel. At pati na rin ang buhay ni Jared. Ano? Hindi napigilan ni Logan na kiligin. Lahat ng ari-arian ng pamilya namin. Sobra na ang hinihingi niya. Ang ating kayamanan ay hindi maiisip kahit na ibigay namin sa kanya ang lahat ng aming mga ari-arian. Paano niya mapapamahalaan ang lahat? Natural na hindi sumang-ayon ang matanda. Naniniwala ako na ang Eurasia ay may ganitong kasabihan. Huwag mong sunugin ang lahat ng iyong mga tulay. Hindi muna kailangan pang pumunta dito. Diba, Great Marshal? Gayunpaman, tila handa kang sunugin ang lahat ng tulay noong kalaban mo. Ang Linton Group, napabuntong hininga na lamang si Logan sa kanyang trump card. Sa palagay ko wala akong pagpipilian kundi gamitin ito. Pagkatapos ay tinanggal niya ang peace medal mula sa kanyang kamiseta at iniabot iyon kay Dexter na. Nanginginig ang mga kamay. Pakiusap, Mr. Cruz, magpapakita ka ba sa amin ng kaunting awa bilang paggalang sa medalyang pangkapayapaan na ito? Kabanata 2422. Napuno agad ng galit ang mga mata ni Dexter. Ang mga Mitexel ay hindi na makakaligtas ng ganito katagal kung hindi dahil sa peace medal. Ang hinihiling ko lang ngayon ay ang mga ari-arian ng iyong pamilya. Kaya't isaalang-alang na ito ang aking huling pagkilos ng kabaitan. Kung itulak mo pa ako, ako kukunin din ang lahat ng buhay mo. Ang iyong mga ninuno ay mga bayani na nakipaglaban ng husto para sa kapayapaan sa daigdig. Para lamang ipanganak ang mga walang kwentang supling na tulad mo. Hindi mo karapat dapat angkinan ang Peace Medal. Nanginginig si Logan sa mga salitang iyon. Alam niyang tiyak na kaya ni Dexter na lipulin ang buong pamilya ni Mitexel kung gugustuhin niya. Wala na yata akong magagawa ngayon. Nagmamadaling humakbang si Rhett. Dad, ako na ba ngayon ang pinuno ng pamilya Mitexel? Dahil tiyak ang pagkamatay ni Jared. Natural na si Rhett ang susunod na pinakamahusay na kandidato na mamuno sa sambahayan. Tumanggaw si Logan. Sige, kung ganoon, bilang patriarch ng pamilyang Mitexel, inihaharap ko ang lahat ng ating mga ari-arian kay Mr. Dexter Cruz. Mangyaring tanggapin ang mga ito bilang tanda ng aking pasasalamat. Mr. Cruz, tinaman siya ng tingin ni Dexter. At least alam mo ang lugar mo. Nagpatuloy si Rhett, hindi magiging madali ang pamamahala sa mga ari-arian ng aking pamilya kung isasaalang-alang ang halaga na mayroon kami, Mr. Cruz. Kahit na kumuha ka ng isang henyo upang mamahala, naniniwala ako na walang paraan upang
Maunawaan kung paano ang negosyo ng pamilya works anytime soon. Let alone manage it well. That's why I'd like to volunteer myself. Let me serve you and help you manage the businesses. Tungkol naman sa sahod ko. Ang hinihiling ko lang ay sapat ang kinikita ko para matugunan ang aking mga pangunahing pangangailangan. Very well. Tugot ni Dexter sabay tingin. Salamat, Great Marshall. Si Logan ay mukhang nag-aatubili. Trust me on this, Dad. Kung hindi natin gagawin ang hinihiling niya, tapos na ito para sa pamilya natin. Wala kang ideya sa lahat ng ginawa ni Jared kay Mr. Cruz. At saka, masasabi kong napakalaking pribilehiyo na maaaring manatiling konektado sa Great Marshall. Mabilis na bumungad kay Logan ang realisasyon ng marinig iyon. Ang Linton Group ay walang gaanong global presence. Kapag kakaalam ko, kaya, kung makuha nila kami, nangangahulugan iyon na, ang Mitexcel Group ay magiging kanilang pang-internasyonal na negosyo. At kung si Rhett ang namamahala sa lahat ng mga gawain sa ibang bansa ng Linton Group, gagawin siyang internasyonal na tagapagsalita ng Great Marshall. Hindi ka maaaring maglagay ng presyo sa ganoong tungkulin. Sa katunayan, sa isang posisyon na nag-iisa, hindi ito magdadala ng marami upang muling itayo ang Mitexcel Group. Ito ay isang malaking biyaya para sa amin. Dahil nagkaroon ka ng interes sa Mitexcel Group, ikalulugod kong ipaalam ito sa iyo, Mr. Cruz. Alok niya kaagad. Pagkatapos, ang nag-aapoy na tingin ni Dexter ay bumagsak muli kay Jared. Dahilan para manginig ang huli sa takot. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa Eurasia sa buhay mo. Napuno ng amoy ng ihi ang hangin habang si Jared ay nagbigay ng matinding panginginig. Patawarin mo ako, Great Marshall. Ayokong mamatay. Pagmamakaawa niya, I'll do whatever you ask. Basta wag mo akong patayin. This is what you get for insulting my country. You have no right to ask for forgiveness. Deklara ni Dexter. Bago ba maling kay Rhett? Rhett Mitexcel, iiwan ko ito sa iyo. Kapag tapos ka na, ihagis mo ang kanyang katawan sa Unholy Valley. Maaari mong kunin ang kanyang mga buto at ibalik sa bansa pagkatapos ng 10 taon. Ang pagbibigay sa pamilya Mitexcel ng ganoong utos at pagpapaalis sa kanila ng sarili nilang kamag-anak ay isa sa mga paraan ni Dexter para parusahan sila. Kabanata 2423. Bagamat labis na hinamak ni Rhett si Jared, ayaw niyang patayin ang sarili niyang kapatid at matawag na isang taong pumatay sa sariling kapamilya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na suwayan ang utos ni Dexter at tumango na lamang siya. Opo, Ginoo, ngayon Scram, bumaling si Rhett kay Jared na may masamang tingin. Well, ano pang hinihintay mo? Sumama ka sa akin, Rhett. Mahal kong kapatid, pakiusap, muling pagsusumamo ni Jared. Kapatid mo ako, hindi mo ito magagawa sa akin. Tulungan mo akong humingi ng awa sa Great Marshall. Gusto mong maging padre de pamilya. Hindi ba, susuportahan kita mula ngayon. Ikaw, pwede mo akong gawin kahit anong gusto mo. Isa kang kahihiyan sa pamilya Mitexcel. Sumama ka sa akin ngayon din. Sigaw, ni Rhett. Nang muling humingi ng awa si Jared, tinimulan siyang hampasin ni Logan ng tungkod. Tignan mo umiiyak ka at nagbubulungan ng ganyan sa publiko. You're making such a fool out of yourself. I hereby announce that you are no longer a member of the Mitexcel household. From now on, wala kang kinalaman sa ating pamilya. Para kay Dexter ang mga salitang iyon. Nais niyang ipaalam kay Dexter na ang mga naunang aksyon ni Jared ay walang kinalaman sa iba pang mga Mitexcel. Kaya hindi na kailangang pagsamahin ang buong pamilya sa kanya. Sa totoo lang, walang paraan na maputol ni Logan ang sarili niyang anak. Gayunpaman, sineseryoso ni Jared ang anunsyo ng kanyang ama. You dare kick me out of the family. You geezer. How dare you exile me? Angal niya. Hindi ka tao. You don't deserve to be my father. I'll kill you. Pagkatapos, bigla siyang sumugod. Inarap si Logan sa lupa.
at sinimulang suntukin. Ang mukha ng huli. Nagkagulo nang makita ang isang ama na sinaktan ng kanyang sariling anak. At ilang mga empleyado ng Linten Group pati na rin ang mga dumadaan ay nagsimulang magtipon sa pinangyarihan. Marami ang nakakilala kay Logan at Jared. Holy crap! May nakikita ba ako? Diba Logan Mytexel yun? Logan Mytexel. You mean the Logan Mytexel? The one who was named the world's richest man of last century. Sino pa ba ang kausap ko? Nagtatrabaho ako noon sa kanya. Kaya nakikilala ko. Siya. Kung gayon, sino ang pinakamayamang tao sa mundo na nakakaaway? At bakit siya mismo ang nakikipaglaban? Mukhang mahirap paniwalaan. Ngunit ang taong bumugbog sa kanya ay ang kanyang sariling anak. Si Jared. What the hell? Are you kidding me? The world's richest man is getting clobbered by his own son. That's a first. Should we go help him out? Who knows? Baka bigyan niya lang tayo ng ilang daang bilyon para iligtas ang buhay niya. Oh, please. Si Logan Mytexel ay nagretiro noong nakaraan. Kasalukuyang namumuno sa pamilya ang kanyang anak. Hindi namin kayang tanggapin ang kanyang masamang panig. Kung ganoon ay bilasan na natin at kunan sila. Magte-trend ito for sure. Kung mayroong 1,000 tao sa pinangyarihan. 999 sa kanila ay natanggal ang kanilang mga telepono. Ito ay isang pambihirang tanawin na kailangang makuha kahit na ano. Dahil dito, ang lalaking minsang itinuturing na pinakamayamang individual sa mundo, kasama ang iba pa niyang pamilya, ay naging trending na paksa sa malayong lugar. Hindi na napigilan ni Rhett ang galit. Muli, ang pangalan ng pamilya ay sinisiraan. Salamat kay Jared. Bakit hindi ko naisip kung gaano siya katanga? Sa pag-iisip na iyon, si Rhett ay sumugod at sinimulang bugbugin si Jared sa isang pool ball. Sa tulong ng ilang bodyguard, tuluyang napigilan ng mga paa ang huli at dinala sa isang kotse, Kabanata 2424. Pupunta tayo ngayon sa Unholy Valley. Hiling ni Rhett, Opo, Ginoo. Ang pagbanggit sa lugar na iyon ay mabilis na bumalik sa katinoan ni Jared. Rhett, kapatid ko, paalisin mo na ako. Pakiusap niya, lumuhod sa harap ng bagong padre de. Pamilya na umiiyak, hindi pa nga ako nakakapag-asawa o nagkakaanak. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Napangisi si Rhett bilang tugon. Paumanhin. Ngunit hindi ako maaaring sumalungat sa utos ng Great Marshall. Hindi. Kaya kung ipaliwanag, ang totoo ay mayroon akong kapalit na kamukha ko. Ngunit, hindi matukoy ng Great Marshall ang pagkakaiba natin dahil halos hindi niya ako nakilala. Maaari mong ipatawag ang aking kapalit at ipapatay siya sa aking lugar. Rhett, ito na ang huling hiling ko. Kumuha ka ng magdadala ng kapalit ko dito. Nang marinig iyon, nilinggan ni Rhett ang kanyang ama. Hinahanap ang opinyon ng huli. Gayunpaman, nanatiling nakatingin si Logan sa labas ng bintana. Hindi pinapansin si Rhett. Mula doon, nalaman ng nakababatang lalaki na sumuko na ang kanyang ama kay Jared. Sayang naman Jared, malamang na sinubukan pa rin ni Dad na tulungan ka kung hindi mo siya sinaktan. Iyan ang makukuha mo sa pagiging isang ingrate. Walang saysay na buhayin ka ngayon. Dahil alam niya ang desisyon ng kanyang ama, tinapik ni Rhett si Jared sa balikat. Bow to me, Jared. Para mapatawag kita sa ganoong paraan, magiging maayos ang pakiramdam ko. Oo naman. Agad-agad. Hindi napigilan ni Jared ang saya. So, patatawarin niya ako basta yumuko ako sa kanya. Sino ang mag-aalala sa sariling dignidad sa harap ng kamatayan? Gayunpaman, sa sandaling si Jared ay lumuhod at ipinatong ang kanyang ulo sa lupa. Si Rhett ay naglabas ng baril at nagpaputok ng bala sa ulo ng una. Kasunod ng isang malakas na putok, nahulog si Jared sa pool ng sarili niyang dugo. Ang bala ay tumago sa kanyang bungo at nakapasok sa sasakyan. Habang siya ay humihinga, si Jared ay tinitigan ng masama ang kanyang kapatid sa galit. Siya ay nalinlang. Gayunpaman, wala nang ibang magagawa.
dahil ang kanyang kapalaran ay napagpasahan. Nasasandaling hiniling niya ang galit ng Great Marshal. Nanatiling tahimik ang Linton Group nang makaalis si Narette at Logan. Ang lahat ng mga tauhan ay nanginginig pa rin sa gulat sa nangyari at hindi makapaniwala na ito ay totoo. Sa mismong sandaling iyon, umubo si Dexter. Ano pa ba kayo nakatayo sa paligid? Para sa bumalik sa trabaho. Nang marinig iyon, ang lahat ay bumalik sa realidad at bumalik sa kanilang mga gawain. Ganun pa man, hindi sila mapakali. Pinoproseso pa rin ang ginawa ni Dexter. Nakuha ba ng boss namin ang buong pamilyang Mitexel, ang pinakamayamang pamilya sa mundo, ganun lang? Nang hindi na kailangang magbayad ng kahit isang sentimo. Ikaw ay baliw, Mr. Cruz. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamahusay. Mananatili kami sa iyo sa natitirang bahagi ng aming buhay. Hindi nagtagal ay bumalik si Lacey. Dahil ito ang unang araw ng pagpapatuloy ng mga operasyon ng Linton Group. Naging abala siya sa pagdaan sa bawat pabrika upang bigyan ang lahat ng mga miyembro ng kawani nito ng lakas ng loob. Anong nangyayari dito, Dexter? Parang may hindi tama. Tanong ng babae nang makita ang asawa. Ngumiti si Dexter sa kanya. Anong ibig mong sabihin na parang hindi tama? We're supposed to be doing our best to defend ourselves against Intercontinental Group. Sa panahong ito, pero bakit parang ang tahimik nila ngayon? Isa pa, may isang bagay na paulit-ulit kong naririnig sa mga dumadaan sa entrance. People are saying that Linton Group's about para maging pinakamayamang korporasyon sa mundo. Anong nangyayari? Nakangiting tugon ng lalaki. Hayaan mo akong sagutin ang iyong unang tanong. Nasira na ngayon ang Intercontinental Group. Hindi na nila tayo kayang ipaglaban. Kabanata 2425. Ham! Tanong ni Lacey. Hindi ba nakatanggap ang Intercontinental Group ng mahigit 300 bilyon kamakailan? Paano posible na wala silang pera? Paliwanag ni Dexter. Nako! Yung 300 billion. Sa amin na. Ito ang kabayaran nila sa amin. Hindi pa rin siya kumbinsido. Glaring at Dexter, Lacey said, "Ha, as if I would believe you. I doubt na napakabait ng Intercontinental Group para bigyan tayo ng pera." Sagot ni Dexter, "Well, I can return the lump sum to them anytime if you don't trust me." Hindi kumikibo si Lacey. "Go ahead and give them the money back. I wonder kung kailan mo mababago itong nakakainis mong ugali at tigilan mo na ang pagmamayabang." Natigilan si Dexter nang maramdaman ang napipintong sakit ng ulo. "Sa palagay ko ay hindi maniniwala si Lacey na kinuha ko na ang buong pamilya ng Mixtel. Dahil iniisip niya na nagsinungaling ako sa kanya tungkol sa 300 bilyon. Tinubukan niyang subukan ang tubig. Lacey, what do you think if I said the Mitexel family is part of us now? Would you believe my words?" "Siyempre gagawin ko," sabay sagot ni Lacey. "Ha, paniniwalaan mo ito ng buong puso at hindi ang katotohanang binayaran tayo ng Intercontinental Group ng 300 bilyon. Naguguluhan si Dexter. Umiling si Lacey bilang tugon. "Mukhang hindi ka titigil sa pagmamayabang habang nabubuhay ka." Sobrang frustrated ni Dexter. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya. Nahaharap sa isang galit na Great Marshal. Ang mga kahihinatnan ay malamang na maging malubhang. Maya-maya, umakbang si Don mula sa karamihan at nagtanong kay Lacey. "Sigurado ka bang ayaw mo sa 300 bilyon, pati na rin sa Mitexel Group?" "Lacey, can I have them instead?" Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng panginginig kay Lacey. Tinitigan niya si Don at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin, Donnie?" "Nothing much. I heard you ask Dexter to ibalik ang pera at sinabi pa na hindi pwedeng maging atin ang Mitexel Group. Kaya, naisip ko na maaari mong ibigay sa akin ang pera at iregalo din sa akin ang kumpanya. Alam mo, mas mabuting makinabang ako kaysa sa isang tagalabas. Hang on a second and tell me straight to my face. Parehong totoo ang Mitexel Group at ang 300 bilyon.
Agad na hinawakan ni Lacey ang mga balikat ni Don at nilinaw ang kanyang pagdududa, salita sa salita. Ngumiti si Don at tumango. Talaga? Bakit ako magsisinungaling sayo? Nang marinig iyon, tumakbo si Lacey sa kanyang opisina. Tigaw ni Dexter. Saan ka pupunta, Lacey? Hindi ba obvious? Para magbilang ng pera. Siyempre, sumagot siya. Tumahimik ang karamihan at hinayaan siya. Samantala, sa top floor bedroom ng Lockery Mansion ni Sheldon, ang silid ay ganap na selyado. Walang isang puwang para sa anumang liwanag. Na sumikat, maingat na lumuhad si Sheldon sa harap ng kanyang ama. O upang maging mas tumpak ang kanyang Panginoon. Matagal nang kinuha ng kamalayan ng Kosh Clan ang katawan ng ama ni Sheldon. Walang ideya si Sheldon tungkol sa tunay na pagkatao ng kanyang amo. Nalaman lamang niya na tinukoy ng huli ang kanyang sarili bilang tagapangalaga ng bundok Kosh. Sa sandaling iyon, ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay nanatiling tahimik habang nakapikit. Walang nakakaalam kung siya ay nagpapahinga o nagmumuni-muni. Hindi maglalakas loob si Sheldon na ibuka ang kanyang bibig at magsalita hanggat tahimik ang tagapangalaga. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas ay lumipat ang guardian. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin kay Sheldon. Na, nakaluhod, bakit ka nandito? Mabilis na sumagot si Sheldon. Master, nagkaka-probal ma ang Intercontinental Group. Nakukuha ito ni Dexter. Nakikiusap ako na tumulong ka at tulungan mo akong makatipid. Intercontinental Group. Ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay tumawa ng masama. Haha, Dexter is really something to be regarded as an enemy of the Kosh clan. Emph, silang lahat, mga ordinaryong lalaki lang na masyadong mataas ang tingin sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pangangarap na labanan ako. Himala na nga na buhay ka pa. So how dare you still covet your material wealth? Anong biro? Namula ang mukha ni Sheldon sa sandaling iyon. Ang Intercontinental Group ang aking tinapay at mantikilya. Paano ako hindi mag-aalala tungkol sa pagkawala? Dito, ang tagapangalaga ba ay nagpapahiwatig na hindi siya mag-aalok ng anumang tulong? Master, kapag nakabalik na sa tamang landas ang Linton Group ni Dexter, tiyak na magsasagawa siya ng imbestigasyon tungkol sa iyo at sasalakayin ka ng naaayon. Ano ang iyong plano? Tinenyasan ni Sheldon. Huminga ng malalim ang tagapangalaga ng Mount Kosh at nagmuni-muni. Nagkamali ako sa huling pagkakataon at nasaktan ako ng husto sa kanya. Ngayon na sapat na ang paggaling ko para makabalik sa peak condition. Oras na para sa digmaan. Hindi na niya ako kailangang hanapin sa pagkakataong ito. Dahil ako'y gagawa ako ng first move. Kabanata 2426. Habang nagsasalita siya, ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay lumakad patungo sa bintana at binuksan ang mga kurtina. Ang maputlang sikat ng araw ay sumikat at nagpatingkad sa silid. Tinitigan siya ni Sheldon. At isang malamig na lamig ang dumb alloy sa kanyang gulugod. Dati, hindi kayang makita ng kanyang amo ang anumang pinagmumula ng liwanag. Kahit ang pinakamadilim na liwanag ay pahihirapan siya at papaungol sa paghihirap. Gayunpaman, sa pagtataka ni Sheldon, ang kanyang amo ay nakatingin ng diretso sa araw sa kasalukuyan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay malinaw na nagpapakita na si Master ay bumuti sa kanyang lakas at kapangyarihan. Siya na talaga ngayon ang pamilyang Mytexel. Emph, hindi na sila ang kapareha niya. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh pagkatapos ay tumingin sa malayo at sinabi. Ang dilang liwanag ay sumisikat mula sa silangan. Haha, lubos na naguguluhan. Maingat na nagtanong si Sheldon. Ano ang ibig mong sabihin? Guru, ipinaliwanag ng tagapangalaga ng bundok Kosh. Ang maliwanag na sinag ng dilang liwanag ay kumakatawan sa enerhiya ng fortuna. Ito ay bumubuo ng fortuna kapag sapat na ito ay natipon. Ang Dexter's Linton Group ay lumalawak ng husto na nagre-resulta sa isang paboribling epekto sa buhay ng mga Year Asian. Bukod pa rito, ang mga Year Asian ay higit na nakinabang sa
Lahat ng mga digmaan at labanan dati. Tapagpasok ng Eurasia sa isang maluwalhating edad. Ang mga tao ay nalulugod. Naginagawa silang higit na nagkakaisa at mas motibasyon. Sa turn, ang mga sinag ng lilang liwanag ay pinakawalan upang ay maximize ang potensyal ng fortuna. Kung hindi ako nagkakamali, ang batis ng fortuna ay bababa sa Linten Group sa pagkakataong ito. Isa pang stream ng fortuna ay darating pa. Naguguluhan pa rin si Sheldon. Kaya naman, tinanong niya, Guru, napakahalaga ba ng fortuna sa mga immortal na katulad mo? Ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay tumango bilang tugon. Siyempre, hinding-hindi mauunawaan ng mga mortal na katulad mo ang kadakilaan ng fortuna. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang halimbawa ng kung ano ang magagawa nito sa pinakamaliit. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong sumipsip ng enerhiya mula sa fortuna, magkakaroon ka ng kakayahang kontrolin ang kapalaran ng bansa. Ano? Si Sheldon ay labis na namangha upang kontrolin ang buong bansa. Presidente lang ang may ganyang kapangyarihan. At ito lamang ang pinakamaliit sa posibleng gawin nito. Ang bagong nahanap na impormasyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Sheldon. Sumulyap sa kanya ang tagapangalaga ng bundok Kosh at mapanlate na sinabi. Huwag ka nang mag-abala sa pagkuha ng anumang ideya tungkol kay Fortuna. Ang iyong mahina at mahinang pangangatawan ay hinding-hindi makayanan ang kapangyarihan nito. Baka sumabog pa ang iyong katawan kapag lalapit ka rito. Nang marinig iyon, labis na nadismaya si Sheldon. Let me ask you something. Sheldon, kilala ba ng mga taga Linten Group ang tatay? Mu, the Guardian asked out of the blue. Napansin ni Sheldon na kakaiba para sa kanya na magtanong ng ganoong tanong. Anyhow, nitiig ang sumagot pa rin siya. Ang aking ama ay isang alamat sa kanyang kapanahunan. Gayunpaman, ang Linten Group ay kadalasang binubuo ng mga nakababatang henerasyon. Sa makatuwid, duda ako na marami sa kanila ang nakikilala siya. Paano sina Dexter at Lacey? Makikilala ba nila ang tatay mo? Nagpatuloy ang tagapangalaga ng bundok Kosh. Umiling si Sheldon. I don't think so kasi hindi pa sila nagkikita dati. I see. Good. Komento ng Guardian na may kasamang tango. Na-curious si Sheldon. Master, bakit mo natanong? May naiisip ka bang plano? Ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay nag-alinlangan saglit bago sumagot. Maaari kong sabihin sa iyo, plano kong bisitahin ang Linten Group. Ha! Nagulat na tanong ni Sheldon. Malakas ang hinala ko na si Dexter ay naghahanap ng mataas at mababa para sa iyo. Bakit mo inilalagay ang iyong sarili sa panganib sa halip na magtago? Hindi ka ba natatakot na matuklasan? Ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa tagapangalaga, na agad na inilabas ang kanyang palad. Bagamat, hindi niya pisikal na hinawakan si Sheldon. Ang lakas ng kanyang welga ay napakalakas na ang lumikas na. Hangin ay nagpalipad kay Sheldon ng ilang metro ang layo. Then, he bellowed in rage. Mukhang pinapahiwatig mo na hindi ako kasing lakas ni Dexter at dapat ko siyang iwasan. Ganun ba? Takot na takot si Sheldon. Hindi pinansin ang sakit ng kanyang katawan. Mabilis siyang nakiusap sa tagapangalaga ng bundok Kosh. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Guru, magtiwala ka sa akin. Dahil hindi ko sinasadya iyon. Napagkamalan mo ang aking intensyon. Sa totoo lang, iyon talaga ang iniisip niya. Kung mas magaling ka kay Dexter, bakit kailangan mong magtago sa isang sulok? Hindi mo ba pinasimulan ang isang labanan upang labanan si Dexter matagal na ang nakalipas? Ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay nanunuya. Desidido akong magkaroon ng fortuna sa pagkakataong ito, kahit anong mangyari. Hindi ko hahayaang agawin ito ni Dexter. Kung muli, niyang lalamunan ang fortuna upang alagaan si Ossaday. Sa kalaunan ay magiging Dragon's Vein ito. Kapag nag-mature na ang Dragon's Vein in time, ang Kosh Clan ay Kabanata 2427. Nakatingin siya sa direksyon ng Mount Kosh habang nagsasalita. Iniisip ko kung natalo na ba ng Kosh Clan si Pietro at nawasak ang Dragon's Vein.
Kung magtagumpay sila, mahuhulog ang Eurasia sa mga kamay ng Kashflan. Wala na tayong masyadong oras. Kapag nabuo na ang bagong Dragon's Vein ni Dexter, mawawala ng saysay ang ating mga pagsisikap na puksin ang luma. Habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malayong lilang liwanag, mahigpit na naikuyom ng tagapangalaga ng Bundok Kosh ang kanyang mga kamao sa galit. Dapat mayroon akong batis ng fortuna. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang aking buhay. Ang Unholy Valley ay isang malalim na lambak na matatagpuan sa pagitan ng mga bangin at matataas na bundok. Nagkaroon ito ng masalimuot na lupain na may pulikulikong mga kalsada. Ang sabi-sabi ay ang daan patungo sa Unholy Valley. Sa ngayon, ang pinakamahirap na ruta sa mundo. Ito ay isang kilalang lugar na ipinagbabawal sa lahat ng lalaki. Batid ng lahat na walang lalabas ng buhay sa lambak. Ito ay pareho para sa anumang lumilipad na nilalang. Anumang mga ibon na pumasok sa lambak ay mawawala ng direksyon. Mabibilong sa loob. At kalaunan ay mamamatay sa gutom. Nagkalat ang mga bangkay sa lambak. Karamihan sa kanila ay kabilang sa masasamang tao na dati ay namumuhay ng masasamang buhay. Pagkatapos nilang mamatay, ang kanilang pagiging sadista at marahas bago ang kamatayan ay nag-iwan ng masamang pakiramdam sa hangin. Sa pinakailalim ng lambak ay isang patong ng maitim na ambon na nabuo ng malisya at puot ng mga patay. Patunay kung gaano kalakas ang mga negatibong emosyong ito. Matagal nang patay ang mga nabubulok na katawan. At matagal na rin bago. Nagkaroon ng bagong dagdag sa pag-unlad ng Eurasia bilang isang maunlad at ligtas na bansa. Ang mga mamamayan nito ay nagsimulang mamuhay ng may pagkakaisa. At ang mga pamantayan ng pamumuhay ay tumaas din ng malaki. Sa madaling salita, walang gaanong makasalan ng tao. Gayunpaman, isang sariwang bangkay ang dumating kahapon. At ito ay walang iba kundi ang kay Jared, nang ibagsak ang kanyang katawan. Nahulog ito sa isang matulis na piraso ng bato na tumagos sa kanyang dibdib. Ito ay isang maduming tanawin. Talaga, nagkaroon ng kabuoang katahimikan sa lambak na ang isa ay maaaring marinig ang isang pin drop. Nakakagimbal sa kaibuturan ng umihip ang hangin sa mga puwang ng mga bato at lumikha ng nakakatakot na tunog na parang maltong umaangal. Swoosh! Biglang bumasag sa katahimikan ang sunod-sunod na kaluskos. At isang silwete ang papalapit mula sa malayo sa mabilis na bilis. Sa wakas, huminto ang anino sa tabi ng katawan ni Jared. Si Warren iyon mula sa Netherworld. Tinitigan niya si Jared ng masinsinan. Napalitan ng pangit ang mukha nito. Napakuyom siya ng mahigpit at napaungol. Napakawalang kwentang basura na nag-aksaya ng lahat ng yaman ko. Sa huli, hindi mo man lang mapapawi ang Linton Group. Alam mo ba, na sinira mo ang mga plano ko. Kung ikaw lang, kung kinuha ko ang Linton Group at 2/3, nakuha ito. Ang bagong fortuna na ito ay magiging akin na. Ikaw ay isang piraso ng shitty. Kamatayan ang madaling paraan para sa iyo. Pagkatapos, inilabas ni Warren ang galit kay Jared. Matapos magbigay ng kaunting puwersa si Warren, ang ulo ni Jared ay sumabog sa isang madugong ambon dahil sa sobrang negatibong enerhiya na ibinuhos ng una sa kanya. Para bang hindi iyon sapat para mawala ang malalim na hinanakit ni Warren. Pinagpatuloy niyang pinunit ang lahat ng mga paa ni Jared at pinasabog ang kanyang labi ng negatibong enerhiya. Nako! Ang kawawang Jared ay namatay sa isang kahindek-hindek na kamatayan. Hindi man lang binigyan ng dignidad ng pagkakaroon ng buo na bangkay. Sa wakas, unti-unting nawala ang galit ni Warren. Inilibot niya ang paningin sa paligid at mahinahong sinabi. Anyhow, I must thank you for helping me to locate this eerie place. Napakalakas ng negative energy na nananatili rito. Kaya ito ang perpektong lugar para sa akin para pagyamanin. Nang walang karagdagang abala, umupo si Warren at sinimulan ang kanyang proseso ng paglilinang. Gayunpaman, napansin niyang may nangyari ilang minuto lang sa kanyang cultivation. Gayunpaman,
Hindi niya ito mailagay kahit isang daliri sa kabila ng kakaibang bituka na bumabagabag sa kanya. Kaagad, binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan kung saan-saan. Ngunit hindi niya naramdaman ang anumang kakaiba. Ito ay napakakakaiba. Isip niya bago pumikit ulit. Pagkatapos, muling bumangon sa kanya ang kakaibang pakiramdam. May hindi nakakadagdag. Pagkatapos ay naging maingat si Warren at inilagay ang kanyang bantay. Nagpakawala siya ng concentrated wave ng negative energy para punuin ang hangin ng pag-asang madarama niya. Nang maigi ang lugar. Kahit noon pa, wala siyang matuklasan na wala sa lugar. Kabanata 2428. Nagsimulang makaramdam ng takot si Warren dahil pakiramdam niya ay masyadong kakaiba ang lugar. Nang siya mismo ay nagdedebate kung dapat ba siyang magpatuloy sa paglilinang. Ang mga alon ng mapanguyam na tawa ay tumunog mula sa isang kalapit na sulok. May tao dito. Sa sandaling iyon, pinagpawisan siya ng malamig. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sulok upang suriin ito. Napagtanto lamang na may mga hukay sa lahat ng dako. Bigla niyang nakita ang isang anino na tahimik na nakaupo na parang estatwa sa isa sa mga hukay. Sigurado siyang anino iyon at hindi tao dahil wala itong katawan. Napaka-creepy nito. Ano sa lupa ang nangyayari? Lalong tumindi ang pagkataranta ni Warren. Sa pagkakaalam niya, ang pamamaraan ng paghihiwalay ng anino sa katawan nito ay ginagawa lamang sa Netherworld. Bakit may isang malungkot na anino na walang katawan dito? Galing din ba sa Netherlands? Mabangis na tanong ni Warren. Sino ka? Bakit ka nagpakita sa lugar na ito? Sumagot ang kabilang partido. Ako dapat ang magtatanong sa iyo ng mga tanong na ito. Sino ka? Bakit ka tumuntong sa aking teritoryo? Iyong teritoryo. Nalilitong tinitigan siya ni Warren na may pagdududa. Nagagawa mo bang magpakita ng patunay na sa iyo ang lugar na ito? Pumagalpak ng tawa ang anino bago sinabing. Mahigit 200 taon na akong nagtatanim dito. At kontrolado ko ang lahat ng mga bangkay sa lugar na ito. Sabihin mo sa akin. Hindi ba ito ang aking teritoryo? Really? Do you mean to say that you're over 200 years old? Where's your body? Ilabas mo yan at maliwanagan mo ako. Please. Tinubukan itong eye provoke ni Warren. Nakatitig ka sa katawan ko. Umalaklak ang anino. Ha? You've got to be kidding me. Are you treating me like a tanga? Patuloy ni Warren. Ako ay mula sa Netherworld, kung saan naruroon ang mga tao. Kilala bilang mga eksperto sa paghihiwalay ng mga anino sa kanilang mga katawan. Isang nila lang, at ang kanyang anino ay iisa. Kung ang katawan ay patay, ang anino ay maglalaho. Ito ay ganap na. Walang katotohanan na isipin na ang alinman sa kanila ay maaaring mabuhay nang wala ang isa. Natatakot kang ipakita sa akin ang tunay mong anyo. Hindi ba? Sumagot ang anino. Ganun ba? Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na ipakita ang sarili ko sa iyo. Ayos lang. Gagawin ko lang iyon at tingnan kung mayroon ka pang sasabihin. Sa pamamagitan nito, tinitik ng anino ang mga daliri nito. At nakakagulat na malakas. Pagkatapos noon, napuno ng kaluskos ang buong Unholy Valley. Nagsimulang hindi komportable si Warren nang marinig niya ang mga nakakatakot na ingay sa paligid niya. Dahil sa gulat, lumibot ang mga mata niya kung saan-saan. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang mga bulok na bangkay. Dahan-dahan nilang inayos ang sarili nila. Bumangon at bumangon. Nakatitig kay Warren mula sa mga butas ng mata. Sa loob ng ilang sandali, isang hukbo ng mga naglalakad na patay ang tumayo at matamang tumitig sa kanyang mga mata na may matalim na titig na napukaw. Isang pakiramdam ng takot sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa puntong iyon, halos magkaroon ng mental breakdown si Warren. Oh my goodness! Nakakakita ba ako ng mga multo? Ang anino ay nagawang kontrolin ang 10,000 patay na katawan ng sabay. Baliwanag! Hindi si Warren ang kanyang kapareha. I bet hindi magdadalawang isip ang mga zombie na ito na sugurin ako at lumunin ako ng buhay. Sa utos niya, nang nahaharap sa isang kaguluhan.
Si Warren ay naiwan na walang pagpipilian kundi talikuran ang kanyang dignidad at pagmamataas. Nakiusap siya. Sir, patawarin mo sana ako sa pagkakasala at hindi paggalang sa iyo. Mangyaring huwag isa puso ang aking mga salita. Napangisi naman ang kabilang partido. Hindi ka nagkamali na sabihin na ang anino at ang katawan nito ay iisa. At walang sino man ang mabubuhay kung wala ang isa. Kung tutuusin, lahat ng mga bangkay dito ay katawan ko. Kaya lang, napakalaking pinagdaanan ng anino ko. Paglilinang at ngayon ay mas malakas kaysa sa aking pangangatawan. Kaya't ang aking anino ay ang aking katawan. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, isang alo ng emosyon ang napukaw sa loob ni Warren. Gayunpaman, nanginginig siya sa gulat. Ang lahat ng 10,000 bangkay sa Unholy Valley ay pag-aari niya. Bukod pa rito, ang kanyang anino ay mas kahanga-hanga kaysa sa kanyang katawan. Gaano ba talaga ka-invincible ang taong ito? Hindi nang ahas si Warren na mag-isip pa. Isang bagay ang sigurado, ang kabilang partido ay tiyak na lampas sa kanyang kayang hawakan. Ang anino ay may husay sa pakikipaglaban na posibleng 100 beses na mas malakas kaysa kay Warren. O mas malakas pa. Kaya, tinubukan ni Warren na mapunta sa magagandang libro ng anino. May I have the honor to know your great name. Nakikita ko na ang teknik na ginamit mo ay halos kapareho ng mga ginanap sa Netherworld. I wonder if you're related to Netherworld in one way or another. You may drop the formalities. I have a question for you. Kilala mo ba si Demonium from the Netherworld? Tanong ni Erebus. Mariing tumango si Warren. Oo. Actually, ninong ko si Demonium. Nagising si Erebus habang emosyonal na nakatingin kay Warren. Ano? Ikaw ang godson ng Demonium. Tell me, how many godsons have he? Ako lang. Sagot ni Warren. Ano ang iyong pangalan? Inabol pa ni Erebus. Warren Cruz. Sagot niya. Warren Cruz. Warren Cruz. Haha. Ang sumunod pagkatapos ay isang malakas na tawanan mula sa Erebus. Ikaw Warren. Ikaw. Kasi, tunay nga, kapag may kalooban, may paraan. Walang ideya si Warren kung ano ang pinag-uusapan ni Erebus. Pati na rin ang dahilan sa likod ng kanyang ecstatic expression. Mahinang tanong. Erebus, pwede ko bang malaman kung ano ang tinatawanan mo? Warren Cruz at Dexter Cruz. Kung tama ang hula ko, dapat ikaw ang anino na hinubere ng ninong mong si Demonium kay Dexter. Pahayag ni Erebus, hindi naman itinanggi ni Warren. Tumango siya at umamin. Oo, hindi lihim sa Netherworld na si Warren ay isang refleksyon na inukit sa katawan ni Dexter. Kasunod nito, nagtanong si Erebus sa kanya. Kung ganoon, alam mo ba kung sino ako? Naguguluhan si Warren. Hindi ba isa ka sa 8 Great Protectors of Netherworld? Erebus, mahina akong paliwanag ni Erebus. Nagsusuot ako ng maraming sombrero. Ang isa ko pang pagkakakilanlan ay ang Panginoon ng Demonium, ha? Siya ang amo ng aking amo. Ibig sabihin siya, ang matanda sa akin. Hindi nakakapagtaka kung bakit parang pamilyar sa akin ang pangalan niya. Ilang beses na siyang binanggit ni Ninong. Oh, ito ay napakagandang balita. Kailangan kong kumapit sa kanya, kahit anong mangyari. Mula nang mamatay si Demonium, nawala si Warren sa kanyang mahalagang suporta. At ang kanyang katayuan sa Netherworld ay nagkaroon ng malaking hit. Kung makukuha ko ang suporta ng Erebus, mas magiging maganda ang buhay ko sa Netherworld. Muli, magalang na iniyuko ni Warren ang kanyang ulo. Pakiusap tanggapin ang aking lubos na paggalang. Elder Erebus, sumagot si Erebus, maaaring bumangon ka na. Napakagandang timing na makilala ka dito. Kung dumating ka lang mamaya, nawala na ako sa isip ko. The Elder Erebus, Godfather, told me that you went missing mysteriously. Were you here all this while? Since it's torture for you to be here, bakit hindi ka bumalik sa Netherworld? Tanong ni Warren. Erebus elaborated. Mahabang kwento iyon.
kailangan kong magsimula. Kaamo ni Dexter na si Pietro. Noon, 7 araw at 7 gabi kaming nag-away. Pero, wala. Paring nanalo. Sa huli, ang tusong Pietro, bumunot ng pakulo at tinambangan ako ng isang dihim na sandata. Dahil dito, natalo ako. Gayunpaman, hindi ako nagawang patayin ni Pietro. Ang tanging magagawa niya ay I set up ang soul pinion formation at bitag ako dito. Ito ang tuktok ng lahat ng porma sayon. Ilang siglo ko na itong pinag-aaralan. Ngunit hindi ko pa rin ito lubusang naiintindihan at nahanap ko ang aking sarili ng isang ruta ng pagtakas. Nang marinig iyon, nakaramdam ng pagkadismaya si Warren. Nais niyang bumalik sa Netherworld kasama si Erebus at magsimula ng bagong buhay kasama ang huli. Bilang kanyang malakas na suporta, sino ang makakaalam na siya ay nakulong sa loob ng isang makapangyarihang porma sayon? Pagkaraan ng ilang sandali, tinabi ni Erebus, "Anyway, magiging maayos ang mga bagay ngayong narito ka na." "Ha, Kuya Erebus, ano ang posibleng gawin ko para sa iyo?" Natarante si Warren. Kabanata 2429. "Oh, so taga Netherworld ka. Na curious naman ang kabilang partido." Tumango si Warren. "Tama, gayunpaman. Isa lang akong wala sa Netherworld." Kasiyahang tumango ang anino. "Napakagandang sorpresa. Hindi ko inaasahan na may pangalawang tao mula sa Netherworld na nakatagpo ng nakakatakot na lugar na ito na puno ng malakas na negatibong enerhiya. Taga Netherworld din ako. Ngunit hindi ko matandaan ang aking pangalan. Matagal na. Nakalimutan na. Erebus ang tawag sa akin noon ng mga taga Netherworld." "Erebus." Kumunot ang noo ni Warren at bumulong. "The name sounds so familiar. I might have heard it somewhere." Ipinahayag ni Erebus. "Siyempre. Isa ako sa 8 Great Protectors of Netherworld sa nakalipas na henerasyon. Sigurado akong narinig mo na ang pangalan ko noon." Mabilis na yumuko si Warren sa kanya bilang paggalang. "Ito ay aking lubos na karangalan na makilala ka. Dakilang tagapagtanggol. You may drop the formalities. I have a question for you. Kilala mo ba si Demonium from the Netherworld?" Tanong ni Erebus. Mariing tumango si Warren. "Oo. Actually, ninong ko si Demonium." Nagising si Erebus habang emosyonal na nakatingin kay Warren. "Ano? Ikaw ang godson ng Demonium. Tell me, how many godsons have he?" "Ako lang." Sagot ni Warren. "Ano ang iyong pangalan?" Hinabol pa ni Erebus. "Warren Cruz." Sagot niya. "Warren Cruz. Warren Cruz. Haha." Ang sumunod pagkatapos ay isang malakas na tawanan mula sa Erebus. "Ikaw Warren. Ikaw. Kasi, tunay nga, kapag may kalooban, may paraan." Walang ideya si Warren kung ano ang pinag-uusapan ni Erebus. Pati na rin ang dahilan sa likod ng kanyang ecstatic expression. Mahinang tanong ni Warren. "Erebus, pwede ko bang malaman kung ano ang tinatawanan mo? Warren Cruz at Dexter Cruz. Kung tama ang hula ko, dapat ikaw ang anino na hinubere ng ninong mong si Demonium kay Dexter." Pahayag ni Erebus. Hindi naman itinanggi ni Warren. Tumango siya at umamin. "Oo. Hindi lihim sa Netherworld na si Warren ay isang refleksyon na inukit sa katawan ni Dexter." Kasunod nito, nagtanong si Erebus sa kanya. "Kung ganoon, alam mo ba kung sino ako?" Naguguluhan si Warren. "Hindi ba isa ka sa 8 Great Protectors of Netherworld?" "Erebus." Mahina akong paliwanag ni Erebus. "Nagsusuot ako ng maraming sombrero. Ang isa ko pang pagkakakilanlan ay ang Panginoon ng Demonium, ha? Siya ang amo ng aking amo. Ibig sabihin siya, ang matanda sa akin. Hindi nakakapagtaka kung bakit parang pamilyar sa akin ang pangalan niya. Ilang beses na siyang binanggit ni Ninong. Oh, ito ay napakagandang balita. Kailangan kong kumapit sa kanya, kahit anong mangyari. Mula nang mamatay si Demonium, nawala si Warren sa kanyang mahalagang suporta. At ang kanyang katayuan sa Netherworld ay nagkaroon ng malaking hit. Kung makukuha ko ang suporta ng Erebus,
mas magiging maganda ang buhay ko. Sa Netherworld. Muli. Bagalang na iniyuko ni Warren ang kanyang ulo. Pakiusap tanggapin ang aking lubos na. Paggalang. Elder Erebus. Sumagot si Erebus. Maaaring bumangon ka na. Napakagandang timing na makilala ka dito. Kung dumating ka lang mamaya. Nawala na ako sa isip ko. The Elder Erebus. Godfather. Told me that you went missing mysteriously. Were you here all this while? Since it's torture for you to be here. Bakit hindi ka bumalik sa Netherworld? Tanong ni Warren. Erebus elaborated. Mahabang kwento iyon. Kailangan kong magsimula. Sa amo ni Dexter na si Pietro. Noon, 7 araw at 7 gabi kaming nag-away. Pero, wala. Paring nanalo. Sa huli, ang tusong Pietro. Bumunot ng pakulo at tinambangan ako ng isang dihim na sandata. Dahil dito, natalo ako. Gayunpaman, hindi ako nagawang patayin ni Pietro. Ang tanging magagawa niya ay I set up ang Soul Pinion Formation at bitag ako dito. Ito ang tuktok ng lahat ng porma sayon. Ilang siglo ko na itong pinag-aaralan. Ngunit hindi ko pa rin. Ito lubusang naiintindihan at nahanap ko ang aking sarili ng isang ruta ng pagtakas. Nang marinig iyon, nakaramdam ng pagkadismaya si Warren. Nais niyang bumalik sa Netherworld kasama si Erebus at magsimula ng bagong buhay kasama ang huli. Bilang kanyang malakas na suporta, sino ang makakaalam na siya ay nakulong sa loob ng isang makapangyarihang porma sayon. Pagkaraan ng ilang sandali, tinabi ni Erebus. Anyway, magiging maayos ang mga bagay ngayong narito ka na. Ha! Kuya Erebus, ano ang posibleng gawin ko para sa iyo? Natarante si Warren. Kabanata 2430. Tinitigan ni Erebus si Warren na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Ang nexus ng Soul Pinion Formation na itinakda ni Pietro ay isang solong patak ng dugo na binubuo ng purong negatibong enerhiya. Upang maputol ang pagbuo na ito, dapat munang kontrahin ang energy makeup ng nexus. Mangangailangan iyon ng dugo na puno ng purong positibong enerhiya. Ipinagpatuloy niya, mahirap kunin ang ganoong uri ng dugo dahil pambihira ito na maaaring hindi ito matagpuan kahit isang beses sa loob ng 100 taon. Kaya maswerte na, nadiskubre ko na ang dugo ni Dexter Cruz ay kung ano talaga. Hinahanap namin, gayunpaman, isang halos imposibleng gawain ang akitin siya para kunin ang dugo mula sa kanya. Ngunit iba, ang mga bagay ngayong narito ka. Bilang isa sa mga anino ni Dexter, mayroon kang parehong dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat. Nangangahulugan na ang iyong dugo ay nagtataglay din ng parehong uri ng positibong katangian ng enerhiya na magagamit namin upang ay neutralize ang connection. Ano? Ang mga mag-aaral sa mga mata ni Warren ay humigpit habang sila ay nakatutok sa Erebus. Ikaw, gusto mong kuhan ang dugo ko. Let's face it, boy. The ultimate purpose for your creation by your master is to bring about my liberation. So you have no choice in this. Come to me. Natatawang sabi ni Erebus. Hindi. Hindi pwede. Paanong ako, si Warren Cruz, ay hahayaan ang aking sarili na maging sakripisyong tupa ng iba. Kahit na alam niyang hindi siya kalaban ni Erebus, nadala siya ng instinct na lumaban ng sarili niyang buhay ang nasa linya. Dumingon siya at sinubukang magpahinga para dito. Ngunit walang pagkakataon na papayagan iyon ni Erebus. Isang pagdagsa ng negatibong enerhiya mula sa huli ang bomb alot kay Warren. Agad siyang nawala ng malay. Matapos ang hindi tiyak na haba ng panahon, dahan-dahang lumapit si Warren. Pagmulat ng kanyang mga mata ng mahina, natagpuan niya ang kanyang sarili na sinalakay ng isang nakasisilaw na hanay ng mga ilaw na nakabulag na hindi niya magawang idilat ang kanyang mga mata. Nang mapansin niyang may siluwet sa gilid, lumingon siya sa direksyong iyon. Doon, nakita niya ang isang naka-wizened white-bearded elder na nakaupo sa pagmumuni-muni. Ang lalaki na nababalutan ng itim na damit ay nakitang napaka-enigmatic sa sandaling iyon. Walang laman ang mga alaala ni Warren.
At medyo natagalan siya. Para alalahanin ang mga pangyayari bago siya mamatay. Dapat ay patay na ako dahil sa tuluyang naubos ang aking dugo. Ibig sabihin ba, dito ay nasa impyerno ako ngayon. Don't tell me na itong matandang kaharap ko ay si Hades mismo. Maingat na tiningnan ni Warren ang nasa harapan niya. Sino ka? Anong lugar ito? Parang pamilyar sa kanya ang boses ng matanda. Nakalimutan mo na ba ako? Ang kuya mo. Iyon ang boses ni Erebus. Kung walang pisikal na anyo ang shades, paano niya nakuha ang isa? Ipagpalagay ko na ang naka-blackclad na matandang ito ay ang tunay niyang anyo noon. Ibig sabihin, banunbuhay pa ako. Kaya, maingat niyang itinuring si Erebus. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ako ay buhay o patay? Kuya, anong klaseng tanong yan? Siguradong buhay na buhay ka. Sagot ni Erebus na may kasamang pang-OOM. Pero hindi mo ba kinuha ang dugo ko para sirain ang Soul Pinion Formation? Paano ako nakaligtas doon? Sabi ni Warren. Sino ang nagsabi sa iyo na ang iyong dugo ay kailangang ganap na maubos upang ma-neutralize ang pagbuo? Isang patak ng dugo lamang ang kailangan. Sagot ni Erebus. Phew! Dahil sa lakas ng loob, nakahinga ng maluwag si Warren. Kaya hindi ako papatayin ni Elder Erebus pagkatapos ng lahat. Susubukan ba nating tumakas mula sa Unholy Valley? Elder Erebus, patuloy niyang tanong. Tinanguan iyon ni Erebus. Tama iyan. Diba sabi mo wala kang pisikal na anyo? Taka paano? Sinabi ko na sayo noon dahil ang tunay kong anyo ay nakulong sa loob ng Soul Pinion Formation. Sa pagkawasak na ngayon ng Forma Sion, ang tunay kong anyo ay natural na napalaya. Ang muling pagsasama-sama ng aking pisikal at anino na anyo ay nagpapataas na ngayon ng aking mga kapangyarihan ng malawakan at hindi nasusukat. Paliwanag ni Erebus. Natuwa si Warren nang marinig iyon. Dahil malaki ang kapangyarihan ni Elder Erebus bago pa man ito, dapat ay madali niyang talunin si Dexter ngayong tumaas ang kanyang lakas ng higit sa 2 beses. Ang mga maluwalhating araw ay naghihintay sa akin. Haha! Sa pagtuwid, Erebus pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin sa malayo. Ang lilang diwanag na iyon ay isang mapalad na tanda. Isang napakagandang tanda talaga. Ang pagpapakita ng Fortuna ay dapat na malapit na. Ang pagbanggit lang ng Fortuna ay mas lalong natuwa kay Warren. Sa pinakamatagal na panahon, pinagnanasaan niya ang isang batis ng Fortuna. Ngunit sa kasamaang palad, kulang siya sa paraan para maaga niya ang sinuman sa kanila mula kay Dexter. Sa tulong ni Elder Erebus, dapat kong makuha ang isa para sa aking sarili. Kaya agad na hinarap ni Warren si Erebus. Elder Erebus, alam ko ang lugar kung saan magkakaroon ng anyo ang batis na ito ng Fortuna at madadala ka dito. Pati na rin tulungan kang maangkin ito para sa iyong sarili.